yo, yo, yo. Na problema sa karon na panahuna, isa na ang presyo. Palitunon, mahal na tilinag yun ni masabot. Ang pasangang dagot-bot, apan watay mahimo kay inahang pagkuot. BBM bot-bot, BBM bot-bot, at ang may pibesos na bugas magisulbot. BBM bot-bot, BBM bot-bot, at ang may pibesos na bugas magisulbot. Sinama ko ni pinabinood ang tinood, alam mo mahal pa sunod ko nausan na yung bitaro ang pasalig itulon baliw ka ibalik na si tatay nito. Bisaan, bot-bot, BBM, bot-bot, ang 20 pesos na bukas mag-isulpot. Bisaan, bot-bot, BBM, bot-bot, ang 20 pesos na bukas mag-isulpot. Hadlok na ang kalibutan.
kaibisan nasa ang rapist na kadroga. Paghawa ni Duterte ang adik ng gisina. Hot pot, ang nagpati pesos na bukas na isunpo. Test mic. Mic test. Yan po background natin, no? Yung sa Tagum. Pakisabi nyo lang nga po. Lakas ng audio, di ka naririnig. Ito, pinatay ko muna pansamantala yung ano. Pansamantala yung tugtugan, pinatay ko muna. Dinig po ba ako? Dinig nyo po ba ako? Test mic. Mic test. naririnig nyo ako. Yung kaninang sounds, naririnig nyo rin po. O, kasi pag may mga lal, magsasalita tayo. High blood po kasi tayo, pasensya. Dito na lang po muna tayo sa bahay. Okay. So, makinig po muna tayo ng mga introduction na mga ano po natin. Mga mini concert, ha. Maya-maya magko-comment tayo kada may magsasalita. Nakibalik na si Tatay Digo. Pot-pot, ang sarap, pot-pot. Ang 20 pesos lang ang saswati sulpo. Pot-pot, BBM, pot-pot. Ang 20 pesos lang ang saswati sulpo. Ang sarap, pot-pot. Ang sarap, pot-pot. Ang 20 pesos lang ang saswati sulpo. Ang sarap, pot-pot. Ang sarap, pot-pot. Ang 20 pesos lang ang saswati sulpo. Budol. Isayaw nyo yan. Indak dalaw. Yes. Yung po bang sounds ng sa concert habang kumakanta, naririnig nyo po, maganda po naman ba? Habang wala pa po, para mamaya kinig-kinig na lang tayo. Maganda po ba pag yung, kasi pinapatay ko po pag nagsasalita ako kasi hindi ako maririnig. Oh,
Masarap pa naman pong sumayaw. Yun lang po ang problema natin, hindi tayo makasayaw. Pag narito tayo sa bahay, diyan masarap sumayaw diyan eh. Nainang siling at karinang at sabay-sabay na sumayaw patungo sa kaunaran at pagkakaisa ng sambayanan. Narinig ko na po yung ano na yan. Narinig ko na po yung ano nila, yung mga tugtugan na yan. Kaya, ayan, safe na safe po tayo rito sa bahay. Kumusta naman po kayo? Anood-nood lang po kayo. Napakarami po nito. Dihamak na mas marami to kaysa sa Cebu. Grabe po, ako naramihan na rin sa Cebu. Ito, napakarami po nito. Pero biro, naroon po ako sa Cebu. Ito, na, ayan, dami pa sa labas, oh. Marami pa pong nasa labas, aba. Ayan. Pakinggan po natin, back to... Balik po tayo sa, ano, sa may... Back, Miss Giselle Sanchez! Mayong gabi, mga maiso! My name is Giselle Sanchez, 50% Bisaya, 50% Ilongga, 100% Maisog! And Arnel, yes, on behalf of Team Maisog, lubos kaming nagpapasalamat sa Provincial Government of Davao del Norte, headed by our Governor, Muparokta! Governor Kuya Gov Edwin Hupa! Palakpakan naman natin. Kinsay na igong pa ni Kuya Gov, palakpak! Kinsay para kay Kuya Gov, palakpak! Yes, Ma'am Giselle, kabalo man jug ka unsay nahimo nga sitwasyon diri sa probinsya. Yes, and I am actually very emotional of what is happening today sa inyong probinsya ug sa atong bansa. Ayan, but yes. Despite Ma'am Giselle,
dili jud mapugngan ang ato ang programa karong gabi una. Correct. Kaya po, this is a peace rally first and foremost. Gusto po namin i-announce, this is a peace rally. Kaya humihingi po kami ngayon, this time, humihingi kayo, kami ngayon ng dasal sa inyo. Hindi lang po para sa ating bansa, kundi para sa ating ginhigugmang si Kuya Gov Edwin Pubahib. So I would like to call the representatives of the Roman Catholic, Christian, Muslim, and Indigenous people for a short ecumenical prayer. May I call the representatives? May after, I ask? Yes, after the ecumenical prayer, we'll be witnessing a short performance entitled Pagtatanggol sa Watawat, narrated by Lady and Vincent Libres, our provincial SK Federation. And to be followed by the singing of our Philippine national anthem through audiovisual presentation. May I ask everyone, karun lang kay we're going to pray. Yung mga nakatayo, mupungko mo para tanan makakita, ha? May I ask the representatives, please take your microphones. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Opo, nakarating na sa bahay lang po. Kaya lang, medyo Maraming salamat po sa SMNI. Thank you very much po sa Tagal lang ng magbabaya, yagaoya sa langit. Mula sa Tagum City. Adoon, naadi kami, ikapon namin kanami alipupuduan, yung kanami pusong-pusong. Yatawag kami kanmo para sinin kanami pagdugnaon. Tagal lang ng magbabaya, yaga kaimon kami adoon, naway makabaya-baya sang kanami gobernador Kuya Gov Edwin Pubahib. Tagal lang na magbabaya. Paagadan kanami doon yung kanmo tumanod. Yamatigam kao ng kadyaw na yamaimo ni Kuya Gov Edwin Pubahib para sang kadyawan ng kautawan ng Davao del Norte. Pubahib. Para kan mo kay tagal lang na magbabaya uway malisod. Kay ikaw man yang tagtumon ng kanami kinabuhi. Tagal lang na magbabaya aun amaimo nami adoon. O pwede kami ng madyaw yang kanami padugan para sang kadyawan ng kautawan ng Davao del Norte. Yan itibo kay tagal lang. Siya salig nami kan mo sang kan mo tamisa na anak na katamit tagal lang na magbabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Ang lahat ng papuri ay kay Allah, ang Panginoon ng sanlibutan, ang higit na mahabagin at ang pinakamawain, ang hari sa araw ng muling pagkabuhay. Ikaw lamang ang aming sasambahin at ikaw lamang ang aming hihingan ng tulong sa lahat na aming mga pangangailangan. Patnubayan mo po kami, Panginoon, patungo sa matuwid na landas, sa landas ng pinagkalooban mo ng biyaya at hindi sa lahat ng mga taong nangaligaw at masasama. O Allah, pangalagaan mo po kami laban sa mga kaaway ng kabutihan at maging sa mga kasamahan ito mula sa iyong mga nilalang. O Allah, kalingain at pangalagaan mo po ang aming bansang Pilipinas laban sa lahat ng mga masasama at ilayo mo po ito.
sa amin. Pawiin mo po ang mga paghihirap na aming dinaranas at ipagkaloob mo po ang kapayapaan para sa aming sinisintang bayan. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Ipagkaloob niyo po sa amin ang kabutihan dito sa mundo at ang kabutihan sa kabilang buhay, at iligtas mo kami sa mga naglalagablab na apoy sa impyerno. Amen. Our most precious, loving Heavenly Father, we come before your throne of grace at this time, at this moment, with a humble heart, acknowledging that we are nothing without you. And at this time, Lord, we want to appropriate the blood of Jesus over this place, over our life, to make us worthy and sanctify our life, sanctify this place, and that your presence will be with us tonight, and this gathering will become a successful gathering. And Lord, we thank you for this time as we stand as the body of Christ of Davao del Norte. We come before your holy throne, your divine council, and the courts of heaven to petition as the body of Christ of Davao del Norte for accusation and false judgment against our governor. I, as the representative of the Ministers Association of Tagum City Incorporated, humbly come before the divine and honorable courts of mercy of our Father, our God, our just judge, seeking to enter the courts of heaven today, not on my own account, but through the blood of Jesus. I request your honor, please, in this court today. I ask the Lord Jesus to open the books in behalf of Honorable Kuya Gov Edwin Ayubahib and the province of Davao del Norte from heaven during this court session, that all records may be reviewed and judged, and court's ruling are manifest on earth according to the Father. I address this court in the blood of Jesus and in the righteousness of Jesus Christ. I ask through Jesus Christ, our advocates, that all court's party be present, including the accusers of the brethren of his dark forces and the great cloud of witnesses that has testimony on my behalf, and the angelic host working for the just judge to enact his judgment, and the seven spirit of God. Statement of facts on April 8, the palace represented by Executive Secretary Lucas Bersamin issued an order for the preventive suspension of our beloved Governor Edwin Ayubahib for 60 days, effective Thursday. This directive stemmed from complaint filed by Provincial Board Member Orly Amit with the Office of the President, alleging grave abuse of authority and oppression. Amit accusations resolves around the Governor's decision to reassign the capital on vehicles originally designated for the board member to the Provincial Engineering Office. Governor Ayubahib countered that the vehicle's recall was necessitated by the Engineering Office immediate requirements and thus was within legal bounds. He emphasized that the vehicles remain under the jurisdiction of the Provincial Governor's Office and was temporarily loan to the board member Amit out of the goodwill. Nonetheless, the vehicle was returned to Amit after a month of use. Presentation of accusation. Today, I humbly become before the honor, your honor, pleading through to my mediator Jesus Christ as your righteous judge. I confess and acknowledge our guilt both of our personal righteous iniquities and the transgression of our bloodlines on behalf of your people in Davao del Norte. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, langit nung Amahan, tinubdan sa tanang kaayuhan, anaa kami kanunay sa imong pagbantay. Ania kami uban ang mga kasing-kasing nga nangandoy ug kalinaw
kahapsay ug katunhayan nga mapadayunon. Kami nangamuyo alang sa gasa sa imong balaang espiritu aron kami malamdagan ug mahatagan og giya sa pagbarog nga lig-on alang sa kaayuhan sa among komunidad, sa nasod ug sa among probinsya. Nangamuyo kami palambua sa among kasing-kasing ang imong gugma ug kaluoy. Palambua ang panaghiusa inay sa pagkabahin-bahin. Palambua usab ang kinaiya sa pagkamasinulundon sa tanan nimong mga balaod. Nga maoy magdala kanamo sa pagkabulahan. Nga amo untang masunod ang mga balaod sa imong kagamhanan ug ang balaod sa among estado sa gimahal na mong nasod, ang Pilipinas, alang sa kaayuhan sa tanan. Hatagi kami og kaalam sa pag-ila kung unsa ang matarong ug ang kadasig sa pagpadayag batok sa inustisya ug pagdaog-daog. Tabangi kami sa pagbudlay nga walay kakapoy alang sa kaayuhan sa kadaghanan, pagpangita sa maayong pagdumala nga nagsilbi sa tanan nga katawhan sa walay pagpinig. Hinaot nga ang mga paningkamot magiyahan sa gugma, kaluoy ug lawom nga pagbati sa responsibilidad ngadto sa usag-usa. Hinaot nga kanunay kaming maningkamot sa pagtukod ug mga tulay sa pagsinabtanay ug panag-uli. Panalangini ang among mga lideres sa kaalam ug kaligdong sa pagdumala nga makiangayon. Kanunay nga manggihuna-hunaon sa mga panginahanglan sa mga tao nga ilang gialagaran. Hinaot nga sila mahimong instrumento sa imong kalinaw, magbudlay nga walay kakapoy sa pagtukod sa usa ka kalibutan, diin ang tanan makapuyo sa dignidad ug panag-uyon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magandang gabi po sa lahat ng Pilipino na naririto sa gabing ito. At sa lahat ng nanonood mula sa kani-kanilang mga tahanan at bawat sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyong partisipasyon. Ito po ang pagtatanggol sa watawat. Ito ang watawat ng Pilipinas. Kinakatawan nito ang nagkakaisang sambayan ng Pilipino. Tumindig bilang iisang bansa, may sariling pasya at balaya. Isang bansa na may gobyerno sa anyo na isang republika na susunod sa ayos at sistema ng demokrasya. Ang watawat ay ang simbolo ng bansa. Hamak na isang dipang tela lamang, ngunit nilulukoban nito ang buong haba at lawak ng ating mga pulo at karagatan na hindi dapat isuko, lalo't ipagkanulo, para sakupin, agawin, o pingasan ng ating mga kalaban, dayuhan, o kababayan man. Magaan at malambot sa palad. Ngunit nilalaman nito ang mga hindi matatawarang pamana. Sampu ng mahahalaga at dakila sa buhay ng Pilipino. Kaya kahit saglit man, lingunit pataas, naroong madarama ang pintig ng damdamin na ibinabangon na humawagayway na nitong natatayog na diwa. Pinatutungkol na maningning na araw, yaong tatanging yugto sa talambuhay ng Pilipinas, ng pag-ipon-iponin ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan ng mga Pilipino, upang isilang sa maliwanag
bilang iisang bayan sa unang pagkakataon, may sariling hukbo at gobyerno. Sa isang digmaan na kalayaan na lumaganap sa tatlong rehiyon ng kapuluan, Luzon, Visayas, at Mindanao, na kinakatawan naman nitong tatlong bituin. Ang Tatsulok ay para sa tatlong demokratikong adhikain, kalayaan, pagkakaparaparaan ng mga tao, at kapatiran ng mga magkakababayan. Pinatutungkol naman ng parihabang pula ang tapang na likas sa mga Pilipino. Lalo't sa manlulupig, hindi pasisiin. Ang parihabang bughaw naman ay para sa lahat ng mga mararangal sa lahing Pilipino, tulad ng kapayapaan at katarungan. Para sa isang bayan na may isip, salita, at gawa likas sa mga dugong bughaw. At kung saglit pagkakaisipin. Pinangalanang bayaning nagdisenyo ng ating watawat, ang tayog at lalim na pagiging Pilipino. Ngayon, nakakalungkot makikita. Ng gobyerno pamandin ang watawat mula sa opisyal nitong luklukan. Ang mga ganitong insidente ng paglabag ay mga nahinog na punla. Punla ng mga lalong malalaking kalapastangan na nagaganap sa rok ng kapangyarihan. Balat kayo silang sumisigaw ng para sa bayan! Para sa bayan! Ang watawat na nasasabit sa kani-kanilang tanggapan. At hindi maglalaon, watawat rin ang pinakatiwalian at kalasag sa pinilang kasalanan sa bayan. Nasaan? Nasaan ang pagtutol at ngit-ngit ng madla habang pira-pirasong tinitilas ng mga puti, pula at dilawan ang ating watawat? Walang habas na binibiyak at ipinagkakanulo ang ating bansa sa mga amo nilang dayuhan? Nasaan? Ang watawat ay hindi pula, dilaw, puti na bubuhaw. Ang watawat ay lahat nitong apat na kulay para mabuo ang diwa na nagtitindig sa ating bansa, higit pa sa anumang batas. At walang bait, ni budhi silang mga sukab para punit-punitin at tilas-tilasin ang ating bandila at gawing mantel ng bariya-bariyan nilang sugalan. Habang nagbabayubay sa krus ang inang bayan sa tuktok ng kalbaryo, walang batas, walang batas ni parusa ang magpapasunod sa taumbayan para mahalin ang watawat. Bagus,
kusang bubukal ang pagmamahal ng taong bayan kung sila ang may ganap na pag-aari, paghatol at pag-iingat sa watawat. Minsan na tayong pinalaya ng ating bandila. Ngayon, tayo naman ang magpalaya sa bandila. Mula sa gumagapos ritong balibalikong kasaysayan na pinamumugaran ng mga huwad na bayani. At doon, doon natin mabubulatlat ang tunay sa huwad na pinuno. Ang tunay sa huwad na bansa na kanilang nililikha. Minsan na tayong nagsama-sama sa pagtangan at pagsusulong ng ating watawat. Ngayon, lalo natin dapat ibalik at buhayin ang dating pagsasama-sama at pagsusulong na ito. Akayin muli ang bansang nadala na sa mga mapanlinlang na revolusyon. Bagaman, alimpungat pa sa mga isinaksak na destabilisasyon. Sapagkat ang bansang winawasak at sinisupil ang kultura, kailan may hindi magkakaisa. Minsan na tayong nagtiwala sa watawat at lalo natin dapat lubos-lubosin at pag-ibayuhin ang pagtitiwalang ito. Ang walang humpay na layaw at lisya sa gobyerno ay nagdidisis ng mga baga at abo na lalong nagpaparikit sa nagpopondong gulo. Ang nangingitim at nangangapal ng mga ulap sa kanluran ay nagpipintong sasabog sa bayang nilinlang. At hangga sa maganap na ito, walang politiko ang ipoprosesyon sa itaas ng karosa para mamahagi ng kapayapaan ni kaligtasan sa bansang ginitasan ngunit iniwan sa malaking peligro at hapis. Bayan ko, mag-iisa ka. Pamimitawanan ka sa unang putok pa lamang ng kaguluhan. Sa panahong iyon, walang dadamay, gagabay, lalo't magtatanggol sa iyo kung hindi yaong mga kapwa-puring nananalig sa watawat. Watawat, natanda na iyong kanlungan at kaligtasan. Watawat, ang liwanag na inyong tapang at pag-asa sapagkat ang ating watawat na isinilang sa gitna ng digmaan ay matagal na rin bihasa sa digmaan. Kaya't wala sa liit o laki ang kaaway. Kahiman sa gana pa sa apoy at ingay, bagus na sa angking nitong husay. Nasang luha at dusa man ang sapiting, ngunit ang mga sukab ay malilipol at malilipol din. Sapat na ang santaong pambansang pagdiriwang para pagbibitayin ang ating mga kalaban, dayuhan at kababayan. Sampu na mga taksil na Pilipinong nang ulol sa bayan. At palamuti ang mga bangkay nilang nalalawit at nasasabi sa itaas ng mga kasada at daan. At doon pa lamang susuklian ang nilaan nating tiwala sa ating bandila, kapalit ng ipinangako nitong tadhana. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nangilingning, ang bituin at araw niya kailan pa. Ang bituin at araw niya kailan pa may hindi magdidilim. Mabuhay ang watawat ng Pilipinas! Sabay-sabay po tayong lahat! Mabuhay ang watawat ng Pilipinas! Mga kababayan, ang pambansang awit. Alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hilingang huyag ka ng magiting, kasama'ng lulupin, di ka pasisigil.
yung mga nasa harap para lahat po makakita. Thank you. Pungko lang ta. Once again, we'd like to thank our representative from the Roman Catholic. We have here Father Pepe. Palakpakan po natin. From the Muslim community, we have here the board member, Provincial IPMR, Datuk Makla. Palakpakan po natin. From our indigenous people, we have here Dato Simprosio Gomez. Thank you so much. And from the Christian community, Pastor Rene Inguito. Thank you so much. Sa mga tao dito sa left side, marami pa pong area dito sa kanan. So pwede tayong magstay dito sa kanan. All right. Yeah, medyo guot-guot dito ng apart. Yes. Oo. So pwede po tayo dito. So mga kababayan, lalong-lalo na yung mga tao nandito, nanonood sa social media at sa kani-kanilang mga bahay. We would like to inform everybody na ang Team Maisog wala medire para magsulsol or magahulhog sa mga tao batok sa gobyerno. We are not here to incite any rebellion against the government. We are here to educate everyone on what is happening to our country. Yes, and of course, Ma'am Giselle, we are promoting here the TOPS, right? Yes. TOPS stands for Transparency, which is sihag kung bisayaon. Yes. Accountability, may tulubagon kung bisayaon. We are here to promote peace, kalinaw kung bisayaon. Yes, and security of our country. Seguridad sa Bisaya pa, Ma'am Giselle. And so everybody, welcome to Hakbang ng Maisog! Defend the flag! Peace Rally! Palakpakan! Palakpakan naman po dyan! Of course, Ma'am Giselle, ato ang i-acknowledge ang atong mga kauban karong gabi. Una! Yes! We would like to thank our LGUs that came here to support us starting from the Island Garden City of Samal. Asa ato ang mga kaigsunan from Island Garden City of Samal! Headed by our very own City Mayor of Igacos, Honorable Al David Turisui. Mayor, together with Vice Mayor Tuto Reyes and Council. Asang ato mga taga Panabo City! Panabo! Headed by our very own City Mayor, Mayor Jose Joe Rilampagos. Mayor Joe. Siyaget ang LGU Santo Tomas! Santo Tomas, headed by our very own Vice Mayor, Vice Mayor Ricky Gagainujuan and Council. LGU Alaingon! Talaingon! Okay, habang pinapakilala pa lang po yung mga inampalan, medyo pagkwentuhan po muna tayo, no? Pinapakilala pa lang po yung mga participants. Okay naman po ba yung ating boses? Pakisabi lang po kung okay ang boses natin. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maganda na rin po na narito lang tayo. Kayahin lang natin yung SM. Para lang, hindi ako marinig. Wala bang boses? Parang kanina naririnig ako. Wala po ba makarinig sa akin? Okay, boss. Yan. Eco food. Bati-bati rin tayo habang nagbabatian sila dun. Ay, nariyan po si ano, si Baste. Yan, no? Pinakilala na po si Baste. Nako. Mardamdamin na naman yan. Sana lang sana naman para maisip nila na yung nanonood po sa Maisog hindi lang yung mga tao dyan sa Mindanao, kundi po buong Pilipinas. Kaya sana magtagalog naman si Mayor Baste.
Bati-bati rin tayo. Baka naman may mga... Huwag po kayo mahiyang magpakape, ha? Hindi po porkit wala tayo rin, eh. Kape pa rin ba doon? Pabuhay po ang 1.1. 100,000 po yan. Yang mga tao na yan. Grabe, ang dami, oh. Nagwawagaywaya, nakakayak, ibalik ang tunay na pagmamahal sa inang bayan. Napakarami po, mas marami po dihamak to kaysa sa Cebu. Ayan po, sasabihin na naman po ng mga ano, tambilawan vloggers. Na ano naman po na yan po ay nilalangaw naman, no? Sabihin na naman ng tambilawan, 100,000 na po yan. Ah, may nagpakape na sa iba kay sa iba kayata nagpakape. Baka doon ka nagpakape sa ano? Sa SM na kaya ta nagpakape. Napakarami po. Good evening watching from CDO. May palitsun sana ako sa iyo. Sayang, ariba. Next time na lang. Okay lang boss, dinig ka. Ayan. Ito po mga bah, may bandila po ng Bangsamoro yata. Ito rin yung mga nakasama natin sa rally. Yan din yung mga tao si yan, State Chairman MNLF, mga MNLF Davao. Ayan, pinapakilala pa rin po yung mga politikong narito sa taas. Solid Duterte from Iloilo. Pakinggan po natin, balik po natin sa program yung boses. Ang Pastor Pulog Ibuloy, kung Kuya Gob Bubahin, pagpanglupi gihapon, panggipit ba sila ha? So, nagkaroon mi og simpatiya, nagsimpati mi, nagsupport mi sila. Sir, ano po ang side ng MNLF against those who are oppressed and against the oppressors? Kasi sir, yan din yung nilabanan sir ng mga kapatid dating Moro for the longest years, against oppression po. Akong panawagan sa tanan ng mga dinaog-daog, mga katong tanang ginagipit, come and join us. Napatay sunod nga umanaabot nga mga gatherings nga mga pagtipon-tipon, mas dakpo o mamut, tawagod na ako, mamut crowd atong kinahanglan, para kinahanglan mahigmata ang tanang Pilipino para... Okay, hindi pa po yung ano natin eh, ayaw pang kunin ng SMNA yung program. So ano po muna tayo? Bati-bati po rin muna tayo. Sino ba na ay Placido Piloso po, wala ka ba ron? Hindi ka rin nagpunta ron sa Tagum City? Marami nagtatanong, matutuloy ba ang Bulacan? Tanong natin kay Placido. Ano ba balita Placido? Matutuloy daw ba ang Bulacan? Sabik na 'yung mga taga-Luzon. Sa maisog sa Luzon. Parang luneta raw. Nako, mas malaki po to kasi ano po to eh. Anong tawag doon? Ay, iba po kasi yung forma sa luneta eh. Ito po kasi meron siyang oval. Oval to eh. Kaya mas marami po yata makanood dito.
Titignan natin yung audio ng SMNI kung nakukinuha na uli nila. Thank you very much muna kay Lisa Limyap, gifted 1 Badong Aratilis Vlogs membership. Lisa Limyap, yan. Dating din dami nung partner. At saka para sa kalaman ng mga kababayan, bakit hindi agad pinapasok, nagkaroon pa ng kumbaga inspection. Mabagal, no? Dahil nga po sa inspection at tinitiyak ng seguridad yung mga pulis, ang lahat ay ligtas, ang lahat ay walang mga pinagbabawal na dinadala po mga kapartner. Okay. Samantala, balikan natin ang mga kaganapan dyan sa Tagum City. Kasalukuin pong nagsasalita para sa welcome address ang Vice Mayor po ng Tagum City, si Alan Relion. Kami mubarog, mutindog, kay kami po maisog. Maisog nga dipinsahan ang atong bandila. Maisog nga atong protektahan ang atong konstitusyon. Sa ngalan sa 270,000 plus Tagumenius diri sa syudad sa Tagum, sa pagpahitabo ni ining hakbang maisog Defend the Flag Peace Rally, Filipinos, Dabaunons, Dabawinios, Tagumenius are not for sale. We demand for transparency, accountability, peace and security, and protect our constitution. I, a Filipino, a Dabaunon, a Tagumenyo, and as the Vice Mayor of the City of Tagum, support and welcome kanatong tanan. Welcome dili lang sa taga among probinsya sa Davao del Norte, apil na pod ang tagalaing probinsya og syudad. Nga naa karon dinhi, apil na ang mga naka-online sa live coverage. Bisan pa sa kadaghan sa mga babag og pagsulay, kita nagtagumpay. Nakaabot ni ining higayuna dinhi sa Davao del Norte Provincial Sports Tourism Complex. In spite of all the challenges and obstacles, to include among others, itong hindi makatarungang preventive suspension order ng ating pinakamamahal na gobernador, ang kuya ng masa, Kuya Gob Edwin Hubahib. Ang mga diversionary at pananakot sa atin para hindi tayo susuporta at hindi tayo pupunta dito. Sila ay nagkakamali. Hindi tayo natatakot. Hindi tayo natitinag. Mahal natin ang Pilipinas. Mahal natin ang ating dating Pangulong PRRD. Mahal natin ang ating kapwa Pilipino na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Salamat sa inyong suporta. And may Allah magbabaya, the good Lord protect us from all evils and bless us, guide us, and allow us to succeed, magtagumpay, as we in Tagum musinggit nga Tagum! Tagumpay! Also in Dabnor, Davao del Norte, we say, One Dabnor, one people, one team. Kasama, kauban, kahugpong ninyo in defending the flag, protecting the constitution. Again, welcome kanatong tanan. Thank you so much. Once again, a warm applause. Also in Dabnor, Davao del Norte, we say, One Dabnor, one people, one team. Kasama, kauban, kahugpong
ninyo in defending the flag, protecting the constitution. Again, welcome kanatong okay, kanan. Po, meron. Thank you so much. Once again, a warm applause to our former city mayor of Tagum City and now vice. Tuloy daw po ang Bulacan. Maisog rally sa Bulacan. Yan po. Yan po si Placido Piloso po, isa po siya sa mga organizer. No? Tuloy po ang Bulacan, ingat lang kami. Abangan po ang PressCon this April. Yan po, announcement po para mula po sa Bulacan. Mga organizer po ng Bulacan. Napakinggan po natin yung Vice Mayor po ng Tagum City. Aba, si Attorney Trixie, nariyan. So, sinisiil man tayo at tinatalikuran ng mga duwag ng mga politiko, hindi po tayo magpapagapi. Ito ay hakbang na maisog, walang sino man na makakahadlang. Yan po ang pahayag nitong taga Bulacan, si Placido Piloso po ng Bulacan. Organizer po sila ng Maisog Bulacan. Yan, Attorney Trixie, nakita po natin sa screen. And back security! Seguridad! So brothers and sisters, let us all welcome Mr. Reynaldo Alba! Maisog na gabi, kanatong tanan! Maisog na gabi, Pilipinas! Og maisog, akong greetings, maisog na mga tao karon nga nagtipon diri sa sports complex sa probinsya sa Davao del Norte. Salamat kayo sa presensya sa atong maisog nga mayor sa Davao City, Mayor Sebastian Basti. Atong siyang palakpakan. Og sayang tanan pang nakakaroon diri mayong gabi kanatong tanan. Mga kaubanan, ako diri sa Davao del Norte, kaning karong kalihokan nga atong gihimo sa among pag-una, sa among initial nga pag-istorya-istorya, amin namo nagakumidya-kumidya lang mi. Apan, sa pagsugod na namo, pagtigom sa ubang mga grupo, sa mga NGO, mga civil society groups, dito namo nakita ang ilang kadasig nga kinahanglan kung unsay nahimo dito sa Davao City o sa Cebu City, ato pong ipadalog diri sa Tagum City, diri sa Davao del Norte. Mauni karon, nakakaroon diri ang Coalition of TAPS, TAPS Coalition of Davao del Norte. Transparency, accountability, peace and security. Dili lilong kaninyo unsa ang pagsugod ni ani. Nagsugod ni ani tungod ni atong nanghatag og ayuda, naghatag og nagpapirma atong gitawag na lang People's Initiative. Nahitabo kani og among naobserbahan nga dili mao ang pagtuman sa batakang balaod sa Pilipinas. Nga kung tinuod nga initiative sa katawhan, kinahanglan magikan sa katawhan, kundi gikan sa mga politiko. Mauna, ug usab nakita mo nato tungod ni ani sa among paningkamot, pasalamat kayo mi sa atong gobyerno, sa atong probinsya sa Davao del Norte, na nakita mo sa atong gobernur, Honorable Kuya Gob Edwin Hubahib, nga maayo ang amo ang katinguhan, mao yang gisuportahan, mao na karon gabi na kita karon diri. Atong palakpakan ng atong Honorable Governor Kuya Gob Edwin Hubahib, isa ka makabongog nga palakpak. Og pasalamat usab kami nga ang mga kaubanan namo sa kilusang pagbabago ni hatag yon og full support diri sa among initiatibo nga gihimo.
Gani, ma-inspired me. Na-inspired me kayo kay ngano man daghan ang nag-respond o isa ka ni ka event. Gadili na yun makalimtan diri sa history sa atong probinsya sa Davao del Norte. Kay nga naman, tungod sa among inisyatibo, ang ato in town gobernador na suspende sa iyang pagka-gobernador. Naluoy mi kaniya, apan, ingon mi sa among grupo, ipadayon nato ang atong nasugdan o kinanglan ato yung taposon o atong ipakita sa katauhan dili lang sa Davao del Norte, kundi sa tibok Pilipinas, nga ang mga taga Davao del Norte nahigmata na sa mga ginapahimo sa atong mga katauhan, sa atong mga kaubanan diha nga nagahupot o dagko nga pwisto diha sa paggamhanan sa gobyerno. Di na mao ang ilang ginapanghimo. Kuhaan ang dila o katungod ang tao. Kuhaan ang lila o lain, pero di lang ang katungod sa tao. Katungod nga kita nga mag-peaceful, peacefully a symbol. Magkuhaan sa ato ang mga katungod nga magpasibaw sa atong panghuna-huna, sa atong pagdisgusto sa ilang ginahimo nga dili mao. Mao na nahimo ni karon gabi una. O pasalamat magdako nga na-inspired for me kay nga naman ano kanunay sa among likod. Labi na kaning akong idol, gitawag na akong idol, ang atong former president, President Mayor Digong. Atong palakpakan! Maski tuod, ang pagsugod na mo, huwag yun may kwarta. Huwag yun may isugod na kwarta. Pasalamat mi nga na ay mga grupo na ito, mga negosyante, mga concerned citizen, o kilabi na sa probinsya sa Davao del Norte, nga nihatag og suporta, mauna nga na muna himugso ang TAPS Coalition of Davao del Norte. Transparency, accountability, peace, and security. Himalaman mo, unsabot mo sa transparency. Bot-sabot, kung unsay himuon sa atong paggobyerno, kinahanglan mahibawaan sa katauhan. Dili kay itago-tago sa maranang PI o People's Initiative nga ilang gimo nga gitawag sa uban, Politicians Initiative. Accountability, isa po niya na atong nakita unsay naitabo karon sa paggamit sa atong kwarta sa pagamhanan. Ako-ako, ila-ila, muna yung naitabo karon. Mura bang ang kwarta sa gobyerno, ang kwarta sa katauhan, ila nga maski asa lang nila ipanghatag. Dito sa ilang mga kakampi, dili sa tanan katauhan nang hinahanglan yun. O usapan ni Ana, kaling naitabo karon, kay sa atong constitution, we adhere, we renounce war. We adhere to an independent policy. Naunta kung sa ato gisulti pa ni President BBM, we are a friends of all and an enemy of no one. Pero unsay may tabo, kabaliktaran. Og nay may tabo, nagira diha sa China o ang Amerika, sigurado ang Pilipinas ang una nga malupog. Gusto ba ninyo ana? Mauna, muna kinahanglan mo tindog kung balog kita o atong ipadayon, ibutang sa atong kasingkating yung gusto na nakita ang mga tao na igmata na sa ilang mga gihimo o kinahanglan magbago na sila para sa kayuhan, sa katawan sa Pilipinas. O din lang kukutob ka natong tanan, dagang salamat sa inyo ang paghatag o importansya. Mayong gabi o dragon ang Diyos. Yeah, thank you so much, Sir Reynaldo Alba, lead convener of TAPS. Ayan, dagan-dagan salamat po. We just want to remind everybody now we are live today. Thank you very much to SMNI. Ayan, we are live nationwide on national TV via SMNI News
in all major cable partners, TV partners. We are also live sa YouTube, so please share, ha? I-share natin ito. Ayan, meron tayong DZAR 1026 sa YouTube and SMNI News sa YouTube. Currently, Ma'am Giselle, nasa 20,000 and counting viewers na po tayo. So, i-share po natin yan. So, mga 20,000 plus dito. Wala yan. Aabot pa yan ng 1 million, 2 million views. Diba? Share na po. Ma'am Giselle, gusto lang ako i-quote tong giingon ni Mayor Alan Relion. Nga niingon si Vice Mayor Alan Relion, nga kita sa Davao del Norte, maisog ta! Kay maisog man ta, andam ta mo barog, tama? Yes! Ayan. And speaking of isog, tawagin na natin ang pinakamaisog sa Davao City! Ang atuang City Mayor, a warm applause to Honorable Sebastian Baste Duterte! Relax, relax lang. Muabot na ta diha. Kuan, maayong gabi is inyong tanan. Kumusta man mo? Suko mo, suko, no? Grabe, mga pimi-idol talaga to si Bas. Maayong gabi dahil kay former President Rodrigo Roa Duterte, pagpaka na to, no? Gobernador Edwin Hubahib, pagpakan na to. Vice Mayor Alan Relion, pagpakan po na to. Congressman Pantalyon Bebot Alvarez, pagpakan na to. Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez. O nakahinay man itong pagpak, kuska na to, pagpak. Former Cabinet Secretary John Ebasco, Undersecretary Jose Lito Libres o si Mr. Rinaldo Alba, Lead Governor of TAPS. Usap may gabi isa yung tanan ni ako karon dire sa Tagum. Un, bago ko magpadayon, pasalamat kay ko sa tanan nga nang ato para makapaminaw kung unsa man ang ikasulti sa sitwasyon sa ato ang nasod aron mga panahuna. Iba mo, ni ako dire, nagsugod ni kay ning tugot si Governor Edwin na magparali dire para maka-istorya mi. Ang nahitabo karon kay nakita Manila nga magparali dire wag tapo og tawo para makapaminaw mo sa mga unsa ikasulti namo kining TAPS, ilang gisuspinde karon ang inyohang gobernador? Muna, gipangitaan nila og storya ng kaning sakyanan daw nga girecall kay tungod nagdoble naman po tong sakyanan sa usa ka board member, girecallan niya nga within his authority and capacity man po yun na ang trabaho niya pagka-gobernador. Karon gihimo na nilang rason. Ang anak ka mabaw. Nagkibaw mangani mo. Ang away mangani nga hapit magtinigbasay diha sa barangay. Mahusay pa mangani. Kana lang. Yes! Kay og bright lang yun unta kay na sila. Naghimo na lang unta silang mas maing rason pa ana. Klaro kayo unsa na ilang ginabot. Pangbastos sa inyo ha. Gibastos gyud mo. Mao nang tino, gibastos inyong boto. Kini si gobernador, ikaduha nga ako dere. Mao na nahitabo na ni eh. Ako nasakitan ko.
Kani adto manggod, wala pa na sa mahimong gobernador na si Juan kung si Gobernador Edwin. Amigo ko na na. Humble kay ni nga tao. Ganahan gi gumuduol ana niya. Nagkandalit silang na gadtong nagkagubot na ako igsuon og kana sila survey bot, pero kini si Edwin, kini si Gobernador Edwin. Amigo ko ni ginaduol, makita ko ni sa Davao, ginaduol gyud ako ni lamanohon ko gini perme. Kay ganahan ko aning tawhanan ni. Nasakitan ko sa gibuhat ni. Mga simple nga tao, unya man, kibaw mamo, kita mamo. Grabe nga, grabe. Huwag ba uning liderato sa Pilipinas, unsa nalay kaugmaon na to aning tanan. Kung kay tungod lang na kay otoridad, na kay gahong kay nagapwisto ka, buhato na nanimo unsay gusto nimong klase pang-ipit niya, unsa man. Wala na tay katungod, ane! Basta na lang nila kuhaon, ing unana lang yun kasayon. Gabi ba? Kana nakaminos ginangyana nga sa tayo. Mauna. Mauna na. Binuangan yun mo. Kini pa, usa na yung taps. Nga, for transparency, story naman na ni Sir Libres ganiha. Kaning isyo sa West Philippine Sea. Ing ano ani manggod ni? Ang ina daw. Kana siya propaganda ra na. Hinimo naratiba na nga himuon nga storya aron pangitaan og bikil gyud sa mga Amerikano ang kanang lugar kay trade route manggod na sa China padung sa Indian ug Atlantic Ocean. Gusto nila gubao ning kuan. Dili, it's not about you being pro-American or you being pro-China. Andi na to gusto dire nga mag-apil-apil og away nga wa tay labot. Ang kanang mga ingona na gira, basta gira gani, involved yun na dakong kwarta mga dagkong negosyante. Wa tay kuan ana, wa tay benepisyo ana, ila ka ng dula mo nang gusto sila ana kay kwarta na the biggest ganang seller of armaments, weapons. Amerikano. Negosyo na ila ka. Propaganda na mo na pakita-kitaan mo unsay mga i-publish na diya nila sa social media para tan-aw ninyo nga wa may kabaw mo sa tinuod lang o kanang o wala ng China diha dili lang man kita ang nagaklaim ana naa pa ang Malaysia, naa pa ang Indonesia, naa pa ang Brunei, naa pa ang Vietnam. Kung karon ayaw ing na kumuatra sa China, pasagdan lang po tanila nga kita'y mutong-tong diha. Di, mangyod. Ikibaw mo, naratiba lang na away na between the Americans and the Chinese. Karon, ginabit-bit, ginakuan ta karon, ginadamay ta. Ang nakapait diha, bagyod, o magkandalit sigyod tanan, unya, pogson ta mo at togira by conscription, meaning, compulsory ang imong enlistment na mahimo kay sundalo, patay tang tanan. Una, para sa ilang kagustuhan rana. Pagbantay mo ana, kani mga posibilidad o kana mo abot yun sa tuang kana ilang ginabuhat nga kalaki karon. Wala eh. Ang kaning lang kay kumo at to lang magigodere kay nakoy katiks. Kitaon ako niya pag humana ko dere. Nung kasuroy-suroy ko, baka balik-balik ko dere. Di bitaw eh, binuang na to ha, basig patay ko ni sa uyab.
Kini pong Congress karon, ingani man na siya o, ingani na siya. Kuna mo'y liderato ngayon ane, na mo'y presidente, ganahan magtudlo-tudlo kung kinsa iyang paboran, cronyism ang tawag, anak. Cronyism na siya. But pasabot, kung kinsa'y paboran ako, katong mga mapili na akong tao, mo'y akong paduwaon, mo'y rehatagan ako, kanang unsa, may mo desisyon. Ana, para imuon takang tao, ihatag na ko na yung mga negosyo. Mo'y nang Congress karon ganahan kay sila, anak, manggod. Kay ganahan na sila mumonopolya sa ilang mga politikang negosyo mo ni tinuod ana sutihan ta mo mo nang di na sila maningog karon mo bitaw na gikuha nila nagbutang sa igaagaw niya diha sa Congress kay ngano man paunsa man natanggal si Joseph Estrada impeachment gikan sa Congress. Mo nang iplasta na niya diha, palito niya una, aron wala'y mahitabo ngayong unana sa iya ka. Mubito nagsugod ning TAPS, kaya nagsugod din silang anang People's Initiative nila, nga gusto lang yun nila magpadugay sa ilahang termino. Nguwa pa ganig yun, nahitabo yun, naklaro nga trabaho gikan sa... Ambot eh? Iba mo, kaniadto manggod, grabe lang yun ka, ka-demoralized lang yun sa atong nasod yun karon. Mao lang yun akong mabati nga kuan. Eh, sige lang, sige lang. Importante kay iba mo, dagang pa magmanulti dire. Pero ayaw yun ninyo, kay mo nang makita na ko ha. Kung ka na diya si Kuan, si Gob, na diya sa Kapitol karon, may manang naalang na sa diha kay, ug dali lang gani kay nila mupanaog ug suspension, ingana lang kasayon para sa ilaha, unya, kung takay, ang Vice Governor Molingkod, dali lang po kay na sa ilaha nga, di na nila papulihag balik. Maon ang posibilidad na ako makita. Pagbantay lang mo, kay gidula gani, suspension, ingana lang ka sayon, kana na noon ibutang nila. Pagbantay mo. So, ayaw mong sugot. Ayaw mong sugot. Pagbantay mo. So, ayaw mong sugot. Ayaw mong sugot. Gitamak-tamakan, yun magtaman, ani. Para asa pa nga nag-eleksyon ta kung ingunana lang. Ayaw mong sugot, ana. So, maura man siguro to. Nanihapon na ba ta? Gamayang sakripiso lang sa kuan. Ako gikan ako punong nikaon ako daan dito. Bitaw kita ayaw lang mo ayaw gyud mo sugot og ingon-ani nga style nga panggobyerno. Kana kaning ingon-ani nga pili-pili todo-todlo abuso sa gahom kay tungod patay ta diha. Wa tay ko makita nga hayag nga kaugmaon para natuntanan ko ingon ana man lang. Patas lang ta. Agi tag election ana lang. Una ay gusto manulte kitungod wa ka uyon sa ilang pasultiha lang. Ingana man na di man pod na kini sila ang gusto nila maila mangutanan. Unya kung dili ka ilaha di sila musugot, ana. Unsang klaseng batasan naman na himuon ni mong leader ni mo? O, tagbuang ano, tagalok. O, di man na, di, kani, oy, kamo, di ha, di mo, di inyo tanan, bisag unsaon ninyo. Muna yung kainanglan nilang masabtan.
Sige na lang. Kasi lang ginaadya po doon sa taas. Pero, ayaw lang yun magsugot. Protektahin ninyo si Governor Edwin Urbahid. Kato lang siguro kay nahot na na mo isulti ninyo. Muuli pa kog Dabaw. Pero salamat kaayo sa pag-adto ninyo. Napaman si former President Rodrigo Roa Duterte. Pabuta lang ninyo gamay. Gahuwat nang diha. Ako ang mga pangandoy lang ninyo. Unta nga, mahuman na ning problemahan ninyo ni Dire. Dili unta na mahunong na unta ng suspension ni Kuan Gobernur Kubakib. Unya, kamo mga taga Dabnor. Edwin Urbahid, Ma'am Giselle. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit ang isang award-winning governor, one of the best governors in our country, eh talagang isasabit lang sa isang maliit na administrative charge. Yeah. Bakit ganon? Thank you so much, Ma'am Giselle. Maraming salamat po talaga sa inyuhang suporta at pagtitiwala kay Kuya Gov Edwin Urbahid. Sa tanang naigugma ni Kuya Gov, palakpak dira! Mubarokta! Mubarokta para kay Kuya Gov Edwin Urbahid, mga kaigsunan. Lahat tayo sabihin, mubarok ako! Hinay man! Isa pa! Mga kaigsunan, mubarok kita! Para sa itong pinalanggang Kuya ng Masa, Kuya Gov Edwin Urbahid. Mga kaigsunan, bago ito mong padayon, tuguti dahil ko ninyo mo acknowledge sa ito ang usa nga congressman sa Davao City. At ito ang palakpakan, nakiguban ka na ito, Congressman Isidro Ungam. Maayong pagkagabi po. Ayun, Kong. Good evening po. Also, ito pong i-acknowledge, Ma'am Giselle, ang ito ang board member sa Davao del Norte. Ato ang SK Provincial Federation President. We have here Honorable Helen Descaya. Gusto ko rin batiin ang nanay ng ating minamahal ng Mayor of Davao. Of course, our beloved Elizabeth Zimmerman. Happy birthday. May God bless you and keep you and lift His countenance upon you. Palakpakan po natin. Ayan, happy birthday Zimmerman. Po. Happy birthday. Also, Ma'am Giselle would like to acknowledge the former congressman of the Lone District of Biliran. We have here Attorney Glenn Chong. Together with the former executive secretary, a warm applause to Attorney Victor Vic Rodriguez. It is my honor to introduce to you the congressman of the 1st District of Davao del Norte, one of the kindest and most generous congressman that I have ever met in my entire life. Ladies and gentlemen, Honorable Pantaleon. Again, yung sinabi ni Mayor Baste, no? Regarding the People's Initiative. Kapag nag-succeed po yung People's Initiative, ang susunod po nun ay isang plebisito. So, we are, the Filipino people will be choosing yes or no. If you vote for yes, ibig sabihin you are for the people's initiative. And if you will vote for no, then we will get to protect our constitution. Ayan. So, para lang alam ninyo, again, we are here to educate. So, yun lang po. So, alam nyo na po kung ano, you will decide if you want to protect sa katauhan. Protect the constitution. Alam niyo po, mga kaigsugunan, ang constitution po, hindi po basta-basta ginagawa yan. So, anyway, mamaya natin itutuloy. Once again, ladies and gentlemen, the congressman of the 1st District of Davao del Norte, a warm applause to Congressman Pantaleon Bebot Alvarez!
Historia di Aiko. May gabi Davao del Norte. Pastilan. Gusto ko magpasalamat sa inyong tanan. Tungod kay kamo, ning barug sa hustisya. Kamo, ning barug sa inyong katungod. Kining paghitabo karon, sultihan tamo sa tinuod. Mga pila ka adlaw ang niagi. Ningon si Governor Edwin Sakua. Insya sir, naay gipadala sa Sakua nga kining mga tao nilagdamiyo. Gingnan daw siya, Governor, ayaw ipadayon ang pagtugot nimo sa rally sa Maisog diri sa Davao del Norte. Ang tubag ni Governor Rubahib, ingon siya, nakabuhi nako og istorya. Nintugot nako. Ingon siya, ako, wala ko'y pwede nga kanang sa Tagalog pa ipagmalaki. Wala akong pwedeng ipagmalaki. Wala akong narating pwedeng ipagmalaki na mataas na antas ng karunungan. Wala. Wala akong pwedeng ipagmalaki na sapat na kayamanan. Wala. Sabi niya, ingon siya, dito man lang pwede ako magmalaki na ako, kahit na ganito ako, kahit mahirap ako na tao, meron akong isang salita. Mauto, kaingon ni Governor Rubahib, na human na, iyan ang na-deliver ang mensahe. Unya, siguro mga isa, dua kaadlaw ang nangagi, na napwedeng adto siyang opisina, ingon nga, Governor, naa si Anton Lagdameo, naa sa Mikos Bro. Gusto kaniya istoryahon. Personal ni ani sa Tagum City. Ang tubag ni Governor Edwin Rubahib, nakakita ba mo sa tao nga naglinya sa akong opisina? Kana alas 6 pa lang sa kabuntagon, naana diha, naglingkod, naghulat. Tungod kay naanay mga problema nga giatubang. Ingon siya, ako sa silang atindihon, at imanon sa nako ang mga tao, kay dugay nga naghuwat sa kuha. Mauto nga, wala niya adtui si Lagdameo sa Mikos Bro. Wala. Mauto ang hinungdan kung ano nga nasuko si Lagdameo tungod kay gibastos daw siya sa gobernador. Ang ingon ni Lagdameo, unsa man ang gobernadora na kaya man kong bastuson. Mauto ingon siya nga kung dili siya madala og hangyo, ato na lang. Mauna, mga igsoon ko ang kamaturan kung ano na ilang gipangitaag paagi si Gobernador Edwin Rubahib aron masuspend gani ang nag-issue sa suspension kining Executive Secretary na si Lucas Bersamin. Iyong kung sa may iyang katungod nga appointed lang gani siya, di man na elected official. Appointed lang na ang gitangtang elected official nga maoy gipili sa katawhan sa Davao del Norte nga mamahimong gobernador. Pastilan. Ingon lagi ko, mayo unta
kung ang gipuli na OIC kanang opisyal na kinasingkasing mutabang sa katauhan. Ang problema, ang gipuli pastilan. Kaingon nako nga aix lang ang kawaton. Karon hasta ang bangko sa gobernador gikawat na. Mao na niining tungura mahinumdum ko sa mga pulong ni kanhing katong artista no nga asawa ni Fernando Po Jr. si Susan Roses. Ingon siya, ang sinungaling kakambal ng magnanakaw. Mauna, si Vice Governor Oyo Bikawat Uy. Unya, kadtong isang adlaw, gahapon man siguro to, nakakita ko, nagpa-preskon-preskon, nagpa-luoy-luoy. Pero, makita nato na sobra ka bakakon. Bakakon yung kaayo. Mabitaw nga ako, nakaingon ko, karong gabi una, mangayo ko og pasaylo sa Ginoo. Mangayo ko. Kaya nga naman, akong namatikdan nga ang Davao del Norte gisilutan sa kahitasan. Sukad-sukad, wala makatagamta mga atong probinsya og baha nga hilabihan gyud kadako. Sukad-sukad, ang og busy gobernador na hilabihan pagkakawatan. Karun pa yun. Mauna, kung nakasala man ta, Ginoo, pasaylo ami. O hinaot paunta na imong hikapon o maymayan ang tagsa-tagsa na mo kakasing-kasing na unta kining pamilyaha dili na makabalik o kupot o katungdanan sa Davao del Norte. Lamdagi Ginoo ko ang alimpatakan sa matag-usa kanamo. Aron sa ingon makasabot kami sa mga bakak na gihimo niini mga tawhana. Naay amahan. Panahon sa kampanya, ang sulti sa katawhan, maluoy kamo sa kuha, ibalik ko pagkamayor sa tagong. Kay magbag-on ako. Naunsa. Pagbalik, mayor sa tagong. Ang unang gitangtang sa City Hall, kadtong gibutang ni Mayor Alan Rillon. Kadtong sa to, God reigns. Iyang gitangtang. Kay di ay nagpasabot nga Yawa Reigns. Paglingkod niya pagkamayor sa dakbayan sa tagong, unsa pa'y gihimo, tanang checkpoint gitangtang. Nagpasabot nga ang mga illegal na kontrabando nga mga butang
libre na mo sulod sa Davao del Norte. Libre na mo sugod sa Tagum. Diha, magsugod ang pagsaka sa krimen sa Tagum. Diha, nakita nato mga luoy nga tao. Rape. Naintindihan ko po. Murder. Huwag po kayo mag-alala. Naintindihan ko po. Hindi lahat, pero mas kunya, marami naintindihan ko. Kaingon ko nga mubarato ang bugas. Naunsa. Ang ning barato sa Tagum, siabu. Dili bugas, siabu. Ang Tagum karon number one supplier sa siabu. Unya, sa mga barangay, kitang mga taga-Tagum na sayod taniene, tanang illegal timbalik, lasto, suertres, hantak, na tanang diba? Illegal ang timbalik, sa Tagum, eh, ubos sa pamunuan ni Chungoy. Unya, mayon pa nga, dili na tinuod, uy! Dili na tinuod, uy! Pastilan. Kini pamilya ha, ang gihimo nila sa Davao de Oro, kung diin, gisuka naman yun yung mga pamilya ha, kay giluod na ang mga taga Davao de Oro sa ilaha. Bisag unsaon, dili na makabalik sa Davao de Oro. Mauna, diri na po sila sa Davao del Norte nagsamok-samok. Pastilan. Takod-akog yun siguro tagsala. Kay gisilutan man ang probinsya sa Davao del Norte. Apan unta, pasailuunta sa Ginoo, kay base yung pag-abot sa eleksyon, maatik na punta. Sama sa pag-atik sa ato sa presidente sa Pilipinas. Nabudol-budol ta. Isgutan ato na. Ako, hadlok ko na mubuto ang gira diha sa West Philippine Sea. Hadlok ko. Tungod sa pulisiya na wala takasabot kung nganong ingonana, nganong manghagit matagira sa China. Kung sa may daganan nato, pastilan, luoy kayo, kanang ato ang Coast Guard, kanang ato ang military, they will be massacred. Mabitaw karon. Manawagan ko, muhangyo ko sa atong mga igsuon ng military. Naaman mo karon sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, Domingo karon. Muhangyo ko, bisan og 5 minuto lang. Sud-unga pag-ayo ang inyong mga anak na nagdula-dula. Sud-o nga pag-ayo ang inyong mga kapika sa kinabuhi. Unya, huna-huna ah, na kung mubuto ang gira magkagubot, kamo magyoy na sa atubangan, ipaon magyoy mo dito. Huna-huna ah, kung mawad-an mo kinabuhi, unsay kaugmaon sa inyong mga anak. Unsay kaugmaon nga giatubang sa inyong pamilya. Luoy kayo. Dili kaya sa gobyerno suportahan ng inyong mga anak. Dili kaya sa gobyerno suportahan ng inyong mga pamilya. Busa, mag-uban ta. Kinimanggod, basaha ang basahin nyo yung saligang batas. Ako paulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng provision doon
kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi, the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, the Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, pag ba pinayagan natin na pumutok yung gyera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger, mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nagkikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simply lang, sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provision sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Gusto mo manaog si Bobo Marcos? Tayo problema. Wala tayong problema. Bakit? Ang saligang batas nakalagay din doon yung succession ng power. Kailangan din pumili ng vice presidente. Kasi nangangamba ang saligang batas. Baka dumating ang panahon na yung inupo na presidente hindi kaya ang tungkulin. Kanya, meron kang vice presidente para pumalit sa presidente para gumawa ng trabaho niya. Kanya tayo, pasensya na ha, magtagalog lang ko kay para makasabot tong mga Tagaluson. Kay sa Luzon, hanggang ngayon, may mga probinsya pa rin na dili maisog. Talawan. Oh, daghan. Unsa to, way itlog. Oh. Way itlog. Oh. Pero daghan po ba yung mga taga Mindanao dito?
na dito na nagpuyok. Dagan sa marami rin mga Bisaya doon. Sana sila mag-umpisa rin doon. Huwag na nating patagalin ito. Hindi na alam kung anong gagawin. Kawawang kawawa na ang taong bayan. Dito lang sa district, sa Davao del Norte, sakal na ang mga tao. Sa first district lang sa Davao del Norte, infrastructure projects, dahil nga ako, hindi ako sumasama sa kanila. Hindi ako sumusunod sa gusto nila. Anong ginawa nila? Tinanggalan ako ng mga proyekto. Sinong sinasaktan nila? Ako? Hindi. Kayong mga taga Davao del Norte, First District. Yung mga flood control na pinrogram ng DPWH. Anong ginawa nila? Tinanggal. Kaya nung bumaha, sobrang dami ng tubig ang pumunta sa First District sa Davao del Norte. Yung mga proyekto na naumpisahan, flood control, dahil nga hindi nila pinatuloy, inumpisahan ito nung ang presidente pa ay si former President Rodrigo Roa Duterte. Nung pumasok siya 2022, hininto. Kaya nung dumami yung tubig, pati yung proyekto na ginastahan ng gobyerno, na wipe out, sayang ang pera ng gobyerno. Ganyang klase ang gobyerno na to. Mahirap. Hindi ko alam kung paano tanggapin ng ating armed forces na yung namumuno nagbibigay ng order ay isang tao na wala man tinapos. Oh, maalala ko tuloy, merong isang conversation between father and son. Sabi nung tatay, anak, mag-aral ka. Paano ka maging abogado? Paano ka maging doktor kung ayaw mo mag-aral? Ingon ang bata, pa, ayaw ko maging abogado. Ayaw ko rin maging doktor. Sabi nung tatay, eh anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Siya, gusto ko magpresidente sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung presidente sa Pilipinas, hindi nakatapos ng college. Naging presidente. So bakit pa ako magpakandahirap, maging abogado, maging doktor, kung yung hindi nakatapos ng pag-aaral, nagiging presidente ng Pilipinas? E magpresidente na lang ako ng Pilipinas. Yan ang masakit, mga kasama. Yan ang masakit. Example yan sa mga bata. Yung pala, hindi mo kailangan mag-aral kasi nagiging presidente ng Pilipinas. Dapat pag presidente ka ng Pilipinas, kagaya ka ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yes. Ano natapos? Wala po ako sa Davao. Abogado. Abogado yan. Yes. Ang Vice President natin, isang abogado rin. Yes. Magandang ihimplo sa mga bata. They are good example para sa ating mga anak. Hindi yung nakaupo ngayon.
Yung nakaupo ngayon, pag magsalita, gumigiwang-giwang ang baba. Gumigiwang-giwang. Oh. Ano-ano? Bangag, bangag. Tapos, hindi na nga marunong, kumuha pa ng special assistant niya to the president, isa pang bangag. Oh, kayong mga taga-distrikto, saan yan taga-distrikto? Davao del Norte, Nadre, oh. Napansin nyo ba yung Anton Lagdameo? Ang manirisip niyan, pag ganyan. Sige, ganun. Bakit? Tumutulo yung sipon. Palaging tulo ng sipon. Walang hinto. Kasi nga, sige magsingot. Sigsimot. Mauna na, daot na lang iyang dre. Ilong. Ang sipon, di na muundang utulo. Nga, sige na po siya. Kambyada pataas. Bitaw mga igsoong ko, usbon ko ha, daghan yung kayong salamat sa inyong pakikiusa niining gabi una. Yeah, once again, a warm applause to our congressman in the first district of Davao del Norte, Congressman Pantaleon Beto Alvarez. Maisog lagi ang ating congressman ng first district. Ayan, thank you so much po, Kong. Yes, umiinit na ng umiinit, kaya naman tawagin na natin na isa pang, ito, grabe kaisog ni. Oo, one of the pinaka maisog na mga lawyers na kilala ko. Ayan, mga kaigsunan, din na nato lang ngayon. Ato ang paminaw ng minsay sa ato ang former congressman of the Lone District of Biliran. A warm applause to attorney Glenn Chong. Thank you. Sa atong tinahod, minahal nga presidente Rodrigo Duterte, sa atong gidaog-daog, pero minahal nga gobernador Edwin Ubahib, Mayor Congressman Sid Ungab, Congressman Bebot Alvarez, Mayor Baste Duterte, Vice Mayor Alan Relion, sa ato mga kauban nga mga opisyal dinhi, kaninyong tanan mga taga-Tagum ug Davao del Norte, maayong gabi. Sagamo na naman ang sampalan. Nakadungog mo di atong taong ning singgit dito sa liwasang Bonifacio, na kung ana alang si Lisa Marcos sa akong atubangan na ako na nang gilaparo, wala og tuo. Nakadungog mo ato? Ako to. Gipakita na ko sa inyo ha, nga maisog ang mga bisdak. Ang mga bisaya. Okay. Ngano mang yun nga gusto mag yun akong laparuhon si Lisa Marcos? Dili. Kung ang karabaw ang national animal, o gang sangpagita ang national flower, si Lisa Marcos ang national problem. Mao nang gusto ginako laparuhon. So, magsugod ta. Ngano mang si Lisa Marcos man ang national problem, mga kaigsunan? Ako ang numero unong kontra ni Smartmatic. 14 katuig gilaban nako ang atong nasod nga wa mo kahila, kanako wa mo kay bawo, nga naay Glenn Chong sigig bato kang Smartmatic para malimpyo ang atong piniliay o makapili tag mga hapsay na mamumuno para kanato o mabag-o manunta ang dagan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. 14 katuig nawagtang si Smartmatic kaluwis Ginoo, nawagtang na disqualify, pero una natangtang si Smartmatic sa ako pagkikingon, unong ko katuig nga nagsilbi, nagtrabaho, nagbuluntaryo, niining duha ka mag-asawang Marcos, si Lisa o si Bobong Marcos.
unong katuig nga walay bayad, bisag piso. Bisag unsang oras sa taugon ko, Glenn Buhata ni Glenn Buhata na. Ning testigo ko sa Senado, nga ni atong 2016, 459 kapresinto nag-transmit na, usa ka adlaw, una mag-eleksyon. Unong upat kabuwan, gipatay ang akong personal aide sa mga pulis. Gitorture, gipatay. Ang nintabang nako si President Duterte, di yung kukalimutan na. Iyang gipa-investigar sa NBI. Pero, ang akong nadawat kang Marcos, buwaks patay. Maura. Maura yun. So, siya po'y nag-ingon ako, nga nga to sa headquarters, bisag kaduha lang sa usaka simana, nga, pila may bayad ni mo? Di ako sa gingnan nga, anim na taon na nga akong nagsilbi sa inyo, wala ka naman binayad kahit piso, ba't ako magpababayad ngayon? Tapos ingon siya, sige, basta pag nanalo tayo, gagawin kitang kumelekomisyon na tapos gagawin kitang chairman. Dinalipay ko, kay matanggal na ako smartmatic, malimpyo inyong pinili ay, makapili mo saktong ligtong nga leader. Sus, pagka Marso 2022, gibaligya naman ko sa kang Smartmatic. Nag-meeting ni Lisa, unya, may duha ka buo kauban niya, diri ko. Niingon, bitaw na siya, guys, I will meet the owners of Smartmatic. I need two technical guys with me. Kumbaga, bye. Mag-meeting ko kang tag-iya sa Smartmatic, kinahanglan ko duha ka technical guys, humanlingi sa ko, agiduro pa ko. But not you, because they hate you so much. Akay ba, na kung giputol na akong leo, gibutang na silver platter, gihalay kang Herodes. So, kita ninyo, unsa ka traitor si Lisa Marcos? Oh, mao ni ang nahitabo. Kay ba sila, nga si Vice President Sara Duterte was very popular, kaya ang tatay, popular kayong presidente. So, expected na taas ang boto ni BP Sara Duterte. Pero, ligon ang kontra ni Bobong Marcos kasi incumbent vice president. So, unexpected, mubo ang boto ni Bobong Marcos, taas ang boto ni Sara Duterte. So, unsa may gimagic ni Lisa Marcos, kipataas ang boto ni Marcos para mudikit sa kang Sara Duterte. Kay kung taas kayo ang boto ni Sara Duterte, unya mubo kang Marcos, kitang tanan, maglantaw kang Sara Duterte as the true leader. Nya, weakling pa kay Marcos as somewhat recipe for disaster. So, karon mo na'y magic nila. Taas ang boto ni Marcos. Wa may problema siguro kuning daog siya o tininod anay. Pero ayaw, dugangi imong boto. Kay kana, panikas na. Og manikas gani ka sa boto, tikasan sa kaskatawhan. Mga pita nang wa matuma ng 20 pesos na bugas. O, di ba? Oh. So karon gipadaog pod sa Smartmatic iyang anak. Nya human, gikalimtan ako, gilabay nako sa basurahan. Wa nako imbitaras ilang inauguration. Anyway, wa pud niya tumana iyang saad, wa pud ko ning apply kay kay bawo naman kung gitraidoran nako. Nauna pa ko ka traidor kontra kang Pastor Kibuloy, kang SMNI, kang Sara Duterte, o uban pa, ako'y nauna. So, wako ning apply, human ila kong gi tagaan o posisyon, National Telecommunications Commissioner. Gidawat na ko, abi ninyong ano? Mubo na nga posisyon, pero gidawat na ko, kay gusto na ako dubliho na inyong pre-data. Oh, gusto na ito na ako dubliho na inyong pre-data, ako brasuhon si Globe, si Smart, o si Dito. Huma, nakarealize sa mga tikasan nga, nganong si Glitchong man ninyong ibutang din sa NTC? Pagmanikas, tamuagi sa election sa telco, ang dita, makita ni Glitchong mabukinta. Gibawi akong appointment. Human, di papili na po ko posisyon. Ikaw nga, inyo na lang na, di na ko. Ngayon ko, sige, mamili mo. Ilaglag ninyo si Smartmatic publicly. O niya i-blacklist, o ako maglaglag ninyo para mablaglag si Smartmatic. Di ko no pwede buhato ni Bongbong. Akay ba ako nagyo ko, nga nanikas yun din itong eleksyon. So muna, nag-execute ko kapidibit, akong gipakita na maunay nahitabo. So, karon mga kaisunan, ang tinuod nga leader, pinakataas nga leader, nga tinuod nga gipili, properly, legitimately,
correctly, si Sara Duterte. Dili si Marcos Jr. Oh, dili gyud si Marcos Jr. Mubarog ko, pinaninindigan ko ang sinasabi ko. Hindi si Marcos legitimately elected. Dahil sa improper meeting, illegal meeting nila ni Lisa Marcos at ang owner ng Smartmatic. Sinong nagsabi? Si Lisa Marcos. Another issue, dito sa West Philippine Sea. Oh, sa panahon ni President Duterte, wa man na i-water cannon atong Coast Guard ships, di ba? Wa may nasamdan nga tripulante sa atong Coast Guard. Nga naman, siguro mo itong iingon ni Marcos, gentleman's agreement, ingon si Presidente, o sige. Presidente Duterte, watay labtanay ha. No. Pero ano man karong ang China nabayolinti naman. I can offer you an explanation. Unom ko katuig ang trabaho nila. Ngayon ang unom katuig na nagprotesta si Marcos, gitabangan sila sa China. Gisuportahan sila. Ang mga negosyanteng insik gipatay up sa mga Philippine business, may commission sila dito. Okay? Kunya, pagkadaob na, di gani, sa yung opisina ni Lisa Marcos, na dito ita kong Philippine flag, sa pika side may Chinese flag. Oh, so, karuning daob na, ning luhod si Marcos dito sa mga Amerikano. Nga naman, kada buwan mag-dinner ni dito silang balay, muingon ginas Marcos, ang mga Amerikano ang nagtanggal sa akong amahan. So, sobra kayo ka-deep-seated ang iyang insecurity sa mga Amerikano. Munang ningluhod siya dayon dito. Siyempre, nasuko ang China. Wagyo kay utang buot kang kuting ka. Oh, wagyo kay utang buot. Wagyo kay... Di ka kay bawa mo sukli sa kaayo sa inyong... utang ka bubuton. Oh. So, muna, nasuko ang China. Muna nagpersonalan. So, kiningtanan, ang nagbaniobra dyan eh, si Lisa Marcos, mo bitawanan ninyo ko, siya ang national problem. Oo. Unsa unta man, ang iyang presidente, ang kanang naglingkod ron, di magkikumutawag ni Marcos ng presidente, ang naglingkod ron des opisina sa presidente sa Pilipinas, istatua raman na, manikin rana, o di kaya masitira, flower pot. Ang nagpadagan ining tanan si Lisa Marcos. Oh. O niya, ang iyang long-term goal, ang gusto ni Lisa Marcos, himoon po niyang presidente ang iyang anak. Oh. So karon, siyempre, na-involve din si Lisa Marcos kay nag-successful man siya pagpalingkod kang Bobong Marcos, pinaagi sa Smartmatic. So karon di man pwede kay bata pa man yung anak. So kinahanyan niya isaksak si Tambalos-Los sa 2028 to 2034. O niya, iyang anak sa 2034 hantod 2040. My goodness, I cannot imagine this country and... Siya ang nagbuot anang tanan. Sanglit mga kaigsunan. Kay 15 minutes sa mga kudire. Tanaw-tanaw ito sa kong rilo. Ayaw tagtugot nga magmadaugon si Lisa Marcos sa iyang pagmaniobra sa kinabuhi o kaugmaon sa kada Pilipino. Dili lang din sa Tagum, dili lang sa Davao del Sur, sa buong Pilipinas. Huwag nating hayaan na magwawagi si national problem Lisa Marcos para apihin tayong lahat. Kaning nahitabo kang Governor Robahim, dili ni mahitabo kung walay pagtugot ni Lisa Marcos. Believe me. Thank you very much kay Gregory. So, kaning ilang na 2,000 won na pangkape. Thank you very much. Initiative with Tambalos-Los ato ning babagan mga kaigsunan. Kaya kung dili ta mo babag, magmadaugon si Lisa Marcos, kitang tanan ang alaot. Gusto ba ninyo maulang gihapon eh ang klase sa atong pagkinabuhi? O gusto nato kabuton ang kabaguhan sa kinabuhi sa kada Pilipino? Kaniadto, namidagan ko pagka-congressman, wabaya ko mo agig barangay captain, diritso. Pagkahuman law school, nindagan ko kongresman, nindaog ko. Ang akong kwarta o sa kagatos,
ang kwarta sa akong akbang usak kalibog, usak kagatos. Ginunga nga pag hindi ako sa kagatos. Pero ning daog ko, tungod kay nagsuwat ko sa katawhan, ningon ko sa ilaha, karon pa lang, nagpasalamat na ako sa inyo, sa inyong pagsalig nga ihatag ka na ako, ugma, election day. Silpihan ko kamog tininod, anay. Okay, tuman na ako ang akong saan. Sangit mga kaisunan, nagtuo ko sa atong mga komunidad. May kapasidad ang atong katawhan mo, pili sa saktong leader. Basta, patas lang ang pinili ay. Pero kung naasili sa Marcos, may patas mga kaisunan. Mauna ang national problem ng atong giatubang karon. Sanglit, babaga na to ang ilang people's initiative kay nagsugod na raba sila o gisgot o political amendments. So mao lang na akong ibilin kaninyo mga kaisunan, kita mga tatay o nanay, lola o lolo, ate o kuya, tanawa ninyo inig uli. Ninyo, tanawa ninyo inyong mga anak, inyong mga apo, inyong mga igsuon nga mga bata pa kayo. Dili sila makasukol para sa ilang kaugmaon. Dili sila makatingog para sa ilang kaugmaon. Kinsa man ang mutingog, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si lolo, si lola, kamo o ako. Sanglit magkahiusat ang tanan, nga babaga nato ang ilang mga bala. Aron magmadaugon ang kada Pilipino, mabago ang dagan sa atong tagsa-tagsa at kinabuhi. Mga kaigsunan, ako nang ibilin kaninyo, anaa sa inyong mga kamot ang gahong para mabago ang dagan sa inyong kinabuhi. Magkahiusat ang tanan. Dagan salamat kaninyong tanan. Maraming salamat din. Ang maisog nga si Attorney Glenn Chong. Napansin ko po na meron tayong mga placards ng No to ICC. Pakitaas nga yan. No to ICC. Ayan. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo just to give you hope, no? Number one, ICC has no personality in our country. We are not members of the ICC. Okay? Number two, our justice system has not yet collapsed. And it will not collapse. Our justice system is, we will uphold our justice system. So we will not uphold to the ICC. Okay? We are a sovereign country. Kaya hindi po tayo members ng ICC. So, do not be afraid. Our PRRD, we will keep on praying for PRRD, and PRRD will be saved from that. Okay. Amen. Sa tanang nahigugma kay President Rodrigo Roa Duterte, mo palakpak! Wow! Well, si Ma'am Giselle, iniana, kapwersado atong mga kaigsuunan diri sa Davao del Norte. Og sa uban pa nga mga LGU duol sa Davao del Norte. Daghang kaayong salamat mga igsoon. And ngayon, it is also my honor to present to you the former executive secretary, ang atong maisog na si Attorney Victor Vic Rodriguez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kagaya po ninyo, mga taga Mindanao, yung mga nauna noong nagsalita, kagaya po ng mga Bisaya, ako ay taga Luzon, ako ay katulad ninyo, ako ay maisog. Sa wakas may nagtagalog po. Ako ay mubarog para kay Governor Edwin Cuyagob Hubahib. And Filipinos are not for sale. And because we are not for sale, we have to continue defending and protecting our Constitution. Yung ginagawa ho nating pag-iikot, nagsimula sa isang bulong, dahan-dahang lumakas, naging isang ganap na tinig. At ngayon, dito
sa Davao del Norte, kitang-kita natin isa na siyang ganap na hiyaw. Huling survey na nagpapakita. Thank you very much kay Tien. Thank you very much po sa pakape. Ayaw sa Peking People's Initiative. Kagaya rin ho ng sinabi ng ating host ngayong gabi, si Giselle. Sila po ay nahalal sa terminong 6 na taon. Makontento na ho kayo sa 6 na taon at huwag ninyong pagtangkaang lapastangin ang ating saligang batas sapagkat naririto ngayong gabi ang soberanya at handa kaming ipagtanggol ang ating saligang batas. Huwag ho tayong papasiguro sapagkat sa muling pagbubukas ng sesyon, baka ipilit po nilang palusutin ang usapin na naman ng Peking Charter Change at Huwad na People's Initiative. Laganap na po ang mensaheng ating iniikot sa buong bansa. Subalit hindi po tayo titigil dito, patuloy po tayong iikot kapiling si Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang higit pang gisingin ang ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Mindanao, hindi lamang sa Bisaya, kundi sa buong Pilipinas, kasama na kami sa Luzon. 100,000 po tao dyan. Meron din po tayong napakahalagang isyong hinaharap. Sadyang masalimuot intindihin, subalit lalong pinahihirap sapagkat tila pinahihirap na mga nasa pamahalaan. Ito po ang usapin ng South China Sea. Tila po ginugulo kapag ka ika'y nagpapaliwanag, kapag ka ikaw ay anti-war, kapag ka ikaw ay pro-peace, sasabihin nila, nagtatraidor ka sa Pilipinas, ikaw ay pro-China. Yan po ay malaking kasinungalingan. Ang usapin ng South China Sea ay hindi dahil ikaw ay pro-China o ikaw ay pro-US. Ang usapin ng pro-China ay ang pagtutol sa napipintong armadong sigalot sa pagitan ng ating munting bansa at ng higanting China. Ang pagtindig laban sa gera ay hindi po pagiging pro-China. Ang hindi pagsang-ayon dito sa napipintong armed confrontation between our tiny nation, our beloved Philippines, and the giant China is not being a traitor to the Republic of the Philippines. Marami ho kasi yung mga basag ulo. Marami po yung mga warmongers. Marami po yung mga war freaks. Subalit hindi po nila naiisip. Andito po kasama natin yung mga kapatid natin na dati at yung iba'y kasalukuyang OFW. Gusto nung ilan na magkaroon tayo ng armadong konfrontasyon laban sa China dahil tutulungan daw tayo ng matagal na nating alyadong Estados Unidos. Subalit isipin naman ho ninyo yung libu-libong Pilipinong nasa Hong Kong, yung libu-libong Pilipinong nasa Macau, at yung libu-libong Pilipinong nasa mainland China. Huwag lang po nating isipin ang seguridad nating mga Pilipino dito sa loob ng bansa. Isipin din ho natin ang kapakanan ng ating mga kababayang OFWs kapag ka naging full war ang sigalot sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Yung pagiging pro-peace and anti-war, hindi po ito pagkakaroon ng defeatist mentality kagaya ng sinasabi ng isa dyan sa pamahalaan.
ang pagtutulak ng kapayapaan ay ang pagkakaroon ng pagiging pacifist mentality. Kapayapaan ang ating kagustuhan. War will only bring us unnecessary death, unwarranted destruction, and widespread hunger, poverty, and famine. Huwag na ho tayong magpakalayo-layo. Tingnan lang ho natin yung kalunos-lunos na sinasapit nung mga taga-Israel at Gaza. Yung hidwaan ng Israel at Hamas. Kanina ho ay nag-escalate at 200 drones, cruise missiles, ballistic missiles ang pinakawalan ng Iran papuntang Israel. Ang Israel ho ay isang bansang higit na mayaman kaysa sa bansa natin. Meron po silang tinatawag na integrated air defense system, yung Iron Dome. Subalit nung sila ay pinakawalan ng 200 drones, cruise missiles and ballistic missiles kaninang umaga, sila rin ho ay nataranta. Paano pa kaya tayong Pilipino at paano pa kaya ang Pilipinas? Hindi po tayo handa. At hindi ho ibig sabihin ay isuko natin kahit katiting ng ating soberenya. Hindi ho. Kahit katiting ng ating teritoryo, hindi ho. Ang sinasabi ko rito, marami pang pamamaraan bukod sa isang armadong konfrontasyon. Buksan natin ang daan tungo sa diplomasya. Let us employ all tools of diplomacy. Makipag-usap tayo. Alam ko hong mahirap unawain ang usapin ng South China Sea. Subalit pilit po nating pinasisimple between pagiging isang pro-war or pro-peace. Nasa kamay po ninyo kung anong landas ang dapat piliin ng ating pamahalaan. Isa lamang ho ang pakiusap ko sa inyo sa ngalan ng ating mga kabataan at darating pang salinlahi. Piliin po natin ang landas ng kapayapaan, maging marahan, maging diplomatiko sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating kapitbahay na China, at huwag magpadala sa bulong o di kaya isulsol ng ating banyagang alyado. Nabanggit din ho kanina yung tungkol dito sa hindi mamatay-matay na usapin ng droga. Ito pong storyang to ay isang storyang that just would not go away. That is why ang iniiwan natin palaging hamon sa lahat na naglilingkod sa pamahalaan, it is time to undergo an open, credible drug test. At siguro ho, para lalo silang maniwala that we walk our talk, nais ko lang ho makita ang kamay ninyo doon sa mga handang magpa-drug test. Pakitaas ang inyong kamay. Sana ho nakikinig at nanonood, at alam ko namang nakikinig at nanonood ang mga nasa pamahalaan. Ganon din ho ang aking pakikipaglaban at pakikipag-usap sa ating mga makikisig at mahal na kasundaluhan na silang nagbibigay ng external security sa ating ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo at sa ating mga kapulisan na nagbibigay ng interior perimeter security. Ang ating pong mga kasundaluhan at ang ating mga kapulisan periodically ay kinakailangang sumailalim sa isang credible, truthful, and honest drug test or drug examination. Kung ang ating mga sundalo, tagapagtanggol, at ang ating mga pulis, na siya ang namamahala ng katahimikan at kapayapaan,
ay kinakailangang sumailalim sa periodic drug test. Bakit kailangan exempted ang mga national, ang ating mga national leaders? Pag nagbasa po tayo ngayon ng mga pahayagan, tila 11th hour na at any time ay magsisimula ang gera, ang hidwaan. War is obscene. Subalit kung sakasakaling magkaroon ng armadong sigalot, ang unang ibabala sa front line ay ang ating mga kasundaluhan. Ang unang ibabala sa front line ay ang ating mga kapulisan. Hindi ba't marapat lamang na bago sila tumanggap ng kahit na anong kautusan sa civilian authority, kinakailangan muna mag-undergo ng drug testing ang civilian authority bago sila magbigay ng anumang kautusan sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. Tama yun, tama. Ito po ang mga mensaheng aking iiwan sa inyong gabi. Atin pong ipagpatuloy ang ginagawang pag-iikot at pagkikilos. Hindi po kami mapapagod hanggat hindi namin naiikot ang halos buong bansa natin, because we have to continue defending and protecting our Constitution. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang lahing Pilipino. Maraming salamat din, Atty. Vic. Mabuhay ka. Once again, ladies and gentlemen, a warm applause to our former Executive Secretary, Attorney Victor V. Rodriguez. Palakpakan naman po dyan. Mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez. And again, we are anti-war. We are pro-peace. We are pro-development. We are pro-progress. We are pro-sovereignty. We are pro-Filipino people. Yan, mga kaigsunan, di nato lang ngayon. Kani, idol dyan ako ni. Every time mutanaw kog TV or balita, siya dyan akong gusto madungog. Mga kaigsunan, presidential spokesperson of the President Rodrigo Duterte, atong palakpakan, Attorney Harry Roque! Ako maisog! Ako mubarog para kay Kuya Gov! Edwin! Ako maisog! Ako mubarog para sa demokrasya! Ako maisog! Ako mubarog para sa Republika ng Pilipinas! Ako maisog! Ako mubarog para kay Rodrigo Roa Duterte! Masakit sa lalamunan na isko. Ako maisog! Ako mubarog para kay Bibi Sara Duterte! Pero ako, hindi ako mabarog. Ako tutol kay Tambaloslos! Ang sabi niya, magpe-presidente daw siya, Davao del Norte, payag pa kayo? Ang sabi nila, kung ayaw niyo siya magpresidente, magpa-prime minister daw siya, payag pa kayo? Mga Davao del Norte, binayaran ba kayo ngayon? Mga Davao del Norte, binibeta niyo ba ang inyong lagda? Alam ninyo, sa kauna-unahang pagkakataon, ako po ay humihingi ngayon ng patawad. Kauna-unang beses ko po tumayo sa entablado dito sa Davao del Norte kasama ang ating Kuya Gov. Kasama ang ating Speaker Pantaleon Alvarez. Dahil gaya po ni Atty. Glenn Chom, gaya ni Atty. Vic,
gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabuhay nung nakalipas na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo. Kaya nabudol. Ala ko sa gentleman ang sa akala ko, tingin ng tao. Ang pagiging presidente madadala sa pagkabuting tao, pagkabait ng isang tao. Binibigay ko po kay BBM na talaga namang napakabait niyang tao. Pero hindi pala sapat ang kabaitan. Dapat merong kakayahan at dapat walang bisyo. Gaya ng 31 million na mga Pilipino, ang sabi ko, gaya ng special ate to the President, Senator Aimee Marcos, bihira na mabigyan ng isang pamilya ng pangalawang pagkakataon. Wala po sa Davao dahil high nung minsan, sinipa, sinuka ng sambayan ng Pilipino. Nung humingi ng pangalawang pagkakataon, ang sabi ko, baka naman lilinisin at gagawing mabango ang pangalan ng kanyang pamilya muli. Mga kababayan dito sa Davao del Norte, nagkamali ako, nabigo ako. Ang akala ko, itataguyod ang malinis na panunungkulan. Wala pa atang tatlong buwan sa pwesto, nagkaroon na ng maanumalyang sugar order kung saan bilyon-bilyon ang kinita ng mga cronies. Yun pala, natapos ang panahon ng Marcos Senior cronies. Ngayon naman, nagsimula ang Marcos Junior cronies. Ang akala natin, at ang sabi niya nung kampanya, ipagpapatuloy niya ang build ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano nang nangyari sa build? Ngayon, bayad, pati congressman hinihinga ng bayad para sa proyekto. Alam yan ni Speaker Alvarez. Sa kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan, pati congressman, kinakailangan magbayad sa proyekto. Ang buong akala natin, ipagpapatuloy ang independenteng panglabas na pulisiya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na nagbunga ng kapayapaan at ng pag-unlad sa bansang Pilipinas. Sa panahon ni Presidente Duterte, lumago ang mga negosyo sa pamamagitan ng kapital, pangangalakal at turismo galing sa China. Lahat yan nawala na parang bula. Binulungan na si Roque. At siyempre ngayon, si ano, ang buong akala natin, na si Willie Rebellion, pagpapatuloy ang kapayapaan sa mga komunidad. Pero ngayon, bumalik ang droga at ngayon, tayo po ngayon ay makakalagkad sa isang gera kung saan ang mahihirap na Pilipino ang mamamatay dahil pag nagkagera, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga cronies, lahat tatakbo sa Amerika. Duterte! Mga kaibigan, palakpakan po natin wala Kuya Will na. Ang ating minamahal, the 16th President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte! Grabe, hiyawan ang tayo. Duterte!
Davao del Norte. Sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Duterte! 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 Davao del Norte! Sino ang nagtaguyod ng kapayapaan dito sa Pilipinas? Duterte! Mga Davao del Norte, sino ang lumaban sa droga dito sa Pilipinas? At Davao del Norte, para malaban ni Tambaloslos, sino ang susunod na presidente ng Pilipinas? Inday Sala Duterte! 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 Sabi ng ilang mga taga Davao del Norte, matatakot daw ang mga taga-Davao del Norte. Takot ba kayo? Hindi! Hindi kami takot! Sabi ng hindi kami takot! 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 Sabi ng mga ilang taga-Davao del Norte, laos na raw ang Duterte. Totoo ba yan? Mga kaibigan, hindi na po ako magtatagal dahil sa aking nakita ngayon, isa pa lang ang presidente na tunay na minahal ng sambayanang Pilipino. Sino siya? At ngayon po, karangalan kong ipakilala ang pinakamamahal ng presidente ng Republika ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte! Mabuti naman, wala na si Kuya Will kasi panira na. Hiling-hiling. Tama po yan. Duterte na dyan. Nang nagkagabi. Aron, masayo, sayo-sayo ta. Tag 15-15 minuto, sigur me. Ako nang gitoyo, ako nang inang 15 minutes kada tao para dili kaayo mo mahasol. Tindog, simuguan. Pero sugdan ako pinaagi sa pagbasa sa atong konstitusyon, ang saligang batas, diin ang tibuok Pilipino, hasta ang mga ok-ok, mosunod yun diha, aning dokumento nga gitawag natong the Constitution of the Republic of the Philippines. Pampatagal lang yung swili. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term
of 6 years only, and shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election, kasunod yun, Hunyo, and shall end at noon on the same date 6 years thereafter, pagkahuman sa unom katuig. The President, usbon ako, the President shall not be eligible for any re-election. No persons who has succeeded him as Vice President and has served was such for such as more than 4 years shall be qualified for election to the same office. Duhane. Presidente o Presidente duwag istorya handere. Ang Presidente 6 years, ang Vice President 6 years, pero kung ang Vice Presidente law ay lang paminaon, wa mampu kong magkuanana, mabitong kaduwa-duwa ko kay tungod anak nako ang Vice Presidente. Dili ko gunta mo apil ane, apan napugos na lang ko kay muragwa nako kaangay sa naitabo sa atong nasod. Pero og ang Vice Presidente mo'y muilis kung mamatay, matigok, matilaok, whatever, o depende po na, kasi ang Vice Presidente, og more than 4 years na, mura po'y iyang termino, hasta siya di na po'y makadagan. Maayo ning balaura. Gwapo yun ni nga balaon. Kay para nako ang 8 years medyo subidahon. Nakasuway na tayo. 6 years tamantaba lang. Karon, unsa may nahitabo karon, unsa may nagkaguliyang sa atong katilingban. Kay tungod ingon ng konstitusyon, kani-kani konstitusyon ng akong igunitan, diin napili si Presidente Marcos pagka iyang presidente, diri siya nagdaog aning present constitution nga 6 years lang talaga siya. Astas Inday, pagmotong succession na akong gisbasa, muna karon abini mo, Placido, bulong ay message mo sa akin, Placido. Law ay kaayo mangyod, nga kaning usa ka tao, usa ka administrasyon, paningkamot na pod og usab sa para usbon tangtangon tong unom katuig Augustong dungagan kagidere 1 term 6 years only. Karon naghimo silag bag-ong konstitusyon, muna gitawag og chacha constitutional change. O katong akong gibasa, usara na ka sentence, muni kabaga sa konstitusyong yawa o. Bilaw, di ba kag-unsalay ilang alisdan? Kanirang Section 4, kanin the President shall be elected by the vote of the people for the term of 6 years.
kwaon lang nila ng term of 6 years. Kara-kara. Kabagaan yung putang. Oh. Dora ka. Dora ka. Dora words. Tila lang ang kwaon for the term of 6 years. But alam na ang shall be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Law ay muna nga ako ni Pugos ko pag-atubang ninyo karon ingnon tamo nga dili maayo ang ilang plano. Pag sugod pa lang anang cha-cha-cha-cha ni gawas nako. Gingnan ako o gusto mo kamunduhan ni Inday buhata na ilisde pagkahuman maghimo ng bagong konstitusyon pero dili na mutokma ninyo sa sunod nga presidente o sa sunod nga vice-presidente. Dili kamo ang manginabang anak. Pangit. Pero lain ng presidente, laing tao, okay na ang eleksyon. Pero kamong sunod-sunod-sunod niya patasaan na pod ninyo kay Raba. Ang kamala sa Pilipino, lawain na ako, di na ako kususuli. Amigo na ako ni Buang eh, ng presidente. Panahon ra ni Marcos ni Adto o panahon ra ni Marcos karon nga ilang gi gustong talkalon ang konstitusyon. Mura rin duha ka Marcos galagyo sa nga pila katuig nga gusto gani katong usa lipod na gusto manaog. Buna ning usapod na ning kamot na pod karon. Kadi po manaw. Motong ni Addo, naabtan yun sa report sa military, gisakyan sa Pilipino, mo na itong EDSA. Ambot ka ni, pero ako siyang giingnan ko, Mr. President, I hope that you'd be able to recall what happened to your father. See to it. Baka musunod kag sirte para sa imong amahan o imo ning pungson. BJ, thank you ah. Medyo tuloy-tuloy mo lang yung translation mo. Te! Babata ano din. Tay ba mo nagtitay? So, ayaw mo magsugot. Mara nang ako minsay. Ayaw mo magsugot, anak. Kay, nga naman, ang ayan bang si Marcos magpadugay? Ang ayan ba si Marcos o natagaan pa na itong termino? Unsa may rason, unsa may iyang abilidad? Ako, mayor pa ko, kay dool mo igukos militare, dool mo igukos militare. Na yung mga militare nga na-assign sa PDEA, ipakita ko yun. Naagyod, katong nigawas mga dokumento, ako'y unang nakikita at itong nga civilian. Ipakita na sa ako. Yung nungutana ang mga militare na ako, wa na ako sila ginago nga basta trabaho lang mo. Trabaho lang mo. Unsay maabtan sa inyong trabaho muna na. Di po ko gusto mong sogo. Pwede po ko maingon gusto mangunay o isig ka tao nga naas ka servisyo sa gobyerno. Mayor malang ko. Senador ko to. Sa inyo, trabaho lang mo. Itong na presidente ko, mugyapon kipakita ko nila. Nako, trabaho lang. Muna itong ilang gipanuhan-panuhan pero na-udyok kay ang katong plano sa PDEA
mag-grade unta ngadto sa unit, sa kundo unit ni Soriano Marizel. Dito man sila naga pulburon ang tao. Ibao aman ni mo ang tao kay mag sige mag naangari opisyal nga usahay ka ng bagos buntag siguro. Dili mo ko ng ba kayo. Muna. Kung dili, kung nakabantay mo, kung nakabantay mo nga rin, magsigig to ang sipon. Di ba ako sa anak-una na? Napo sa panyo. Nagtagi, nagbugal-bugal itong sa ganina ka. Nga ang... Ula ko ko. Ba ko. Ang ganda ng pulisa niyo eh. Eh, mamatang... Bawani mo ang gakokin, eh, sige mo nag-agas. Sige nag... Sige, kumito na lang. For demonstration only. Dili ko bangag, ha? Sana. Dili, muto nagkalit. Kanira bang sip-on? Basik ako karong tiguang nako. Na ako'y sakit. Tawag nila ana og panin masakit ang ako kasi kaya inyo pangutanon na ako'y food coma kita mga tiguang na ba tiguang naman ko umana to kaon say magto lang ni inyong sipon magsigi mo at si sipon mo magsigi mo ana mo na'y food coma human naman dukaon ka kada humagkaon yun kadaghanan at least about 20% of the total tiguang rin, ibawa na. Pero kanang mo to ngatindog lain ng kapangita, anak. Pananghid na sa imong asawa yung naday matay wak nagmahalay magyutag kina tasas panahon murag pag sugod sa kalibutan atong gugma na anamang yun pero pwede ba kung mo extra extra sa gawas? Mga din ang nga no, wak kabi nga puro, sukat ni ato. Unom na atong anak, nyawa. Sige, kailang giyap po, Panginoon. Usap po na yan. Naaman ang uwag. Kunot na magkain ng imuha, eh. Sa tinood, man. Eh, magbuluhay po ito. Buluhay pa man ito. Tinood man. Pero, muna, sumura na akong minsan, ako lang eh, sagulag, bugal-bugal. Mura man ginay akong katuyong rin. Ayaw mo pagsugot, kay painato nila, mura grabber band ba? Gusto nilang inaton. May anong rubber band, kay taas-taas pa. Utin ba yung mong hinat? Kutob rin na diha. Natatawa ako sa mga tawa ng tao.
Bitaw? Kung mga Pilipino, pwede naman ko mag... hindi naman ko kandidato. Anong po yung mabuto na ako? Retired na yun unta ko. Retired as in retired. Huwag na kayong mangilabot. But tungod ani manggod, it becomes a public interest. Ang to the proportion of igo tatanan, nago ko yung mga anak, nago yung papo, mga piktuhan. Inalang nato si Marcos, Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as President. Despite or in spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaintindi. O gipasaylo. Muro na yung ako. Contento ka na lang. Happy ka na. Ayaw na nang ambiso na ng maguba ka lang kitang amigo magkontrata na paglakaos kampanya ano yung magkadugay magkangilad ng akong ba-ba. Kay ako ra ba mahilig ko mamalikas ba? Basig ba igo sa tuyoon manakog dili maguba lang ang pagkaamigo na to. And you will just destroy the country. Kay naay mo pag-ingong pa lang ni mo constitutional change automatic na naada yun ng divider. Katong ni Angay, ng mukampini mo, katong dili. So, likayin na lang na buhaw na lang atong bayan, higugmaan na lang atong bayan, higugmaan Pilipino, hunahunaan na ng mo na nga kitang tanan o sarata ka nasod. Ayaw na pagsod, anak. Mura na akong mensahe niya. Ayaw na ng long term. Duwara na ka, words ilang shall serve for 6 years. Kuao na ng 6 years only. For 6 years. Basta ka na lang, pwede nang ambigos na wala na limitasyon eh. So, dili gina maayo. So, hibaw ko nga pagkabot sa panahon, it could be a plebiscite or a referendum, whatever it may be. Hibaw ko ang number one mabuto nga dili gyud ang Tagum! Ang mo'y lugar sa maisog yun. Kamu mga Tagum, balita mo sa inyong discerning pagpili ba? Di ba kung wata mo bula ba? Kao mo, kamao mo mumili o tao, kamao mo mumili o opisyal, o kung sa'yo ang ina. Kaman nila na akong sulti. Gituyo na mo na itag 15 minutos para lang kadungog tanan o makapoy o makauli tang tanan o sa'yo. So, ang sunod ane, muli ta. Maraming tanan. Salamat, Tatay Bigo. Dagang salamat. Ug maayong gabi kaninyo ta. The 16th President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte! 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 Magkaigsunan, the best president we have is no other than President Rodrigo Roa Duterte. Huwag mo muna tayo umalis. Merong very important message sa ating si Kuya Gov Edwin
hubahib. Yan mga kaigsunan, dili makumpleto. Siya po susunod na magsispeech ngayon. Dili makumpleto ang ato ang activity karong gabiuna. Kung dili nato madugog ang mensahe sa atong pinalanggang kuya ng masa, Kuya Gov Edwin Hubahib. Mga kaigsunan, kabalo na ta sa sitwasyon sa atong probinsya. Maunang si Kuya Gov gipadalay ang mensahe through audio visual presentation. Please watch this. Ato ating mahal at idolo ng buong bansang Pilipinas, former President Rodrigo Roa Duterte, Her Excellency Vice President Day 30, Davao City Mayor Basti Duterte, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Harry Ruki, Attorney Glenn Chong, Congressman Antalion Alvarez, Jane Maliwanag, Sir John Ibasco, Mayor Joe Rilampagos, Panabo City, Mayor Al David Hoy, Island Garden City of Samal, Mayor Tis Timbol, Kapalong, Mayor Onit Libayaw, Talaingod, Mayor Georgian Pideriso, New Corelia, Mayor Silvano Gahi, San Isidro, Vice Mayor Alan Rilion, Tagum City, Vice Mayor Tuto Reyes, Island Garden City of Samal, Vice Mayor Ricky Inujuan, Santo Tomas, Vice Mayor Edgardo Timbol, Kapalong, Vice Mayor Francisco Hipulia, Talaingod, Vice Mayor Renanti Ayukan. Thank you very much din na nakaabot tayo ng 1,000 likes. Vice Mayor salamat, John Lagumbay. Salamat sa inyong lahat. New Corelia. Former Vice Mayor Duna Baldonado Duhali. Sa tanan akong mga staff sa opisina. Sa tanan akong department heads, empleyado sa Kapitolyo. Provincial Administrator Jane Rabanos, sa tanang barangay official, barangay captains, barangay kagawads, mga pangsyonaris, o sa tanang city and municipal councilors, board members, board member Nikhil Soybagyo, board member Frank Remitar, Board Member Estabilio, Board Member Makla, and Board Member Discaya, katawan sa Davao del Norte, sa tanang sektor, nga aniya karon miduyog sa atong rally, kanatong tanan, sa akong pamilya, kuyog nga ko karon ang akong anak, si Clarice Hubahib, sa akong tanang mga friends, tanang supporters ning atong rally, PNP, EEP, Bureau of Fires, medical team, sa tanan nga niya karon maayong gabi kanatong tanan. Mga kaigsunan ko sa Davao del Norte, ang preventive suspension order na ipinataw sa inyong gobernur ng Office of the President ay malinaw na pagyurak sa karapatan ng inyong gobernur at sa lahat ng mga taong bumoto at naniwala sa ating malinis na pamahala
ang kaso na iniugnay ng Malacañang sa paglabas ng preventive suspension order ay mula sa isang kaso na isinampa ni Board Member Amit na may kaugnayan sa isang kautusan ng inyong gobernur hinggil sa paglipat ng assigned vehicle o BM Amit papunta sa Provincial Engineer's Office. Kulang-kulang 2 taon na ang nakalipas, ang nasabing kautusan ay nagawa ng inyong lingkod, hindi dahil mayroong personal na galit kay BM Amit, kundi dahil nalaman ko na mayroong 2 sasakyan na nakalaan kay BM Amit at isa lang dito ang kanyang palaging ginagamit at iyong isa ay napag-alaman na iniwan lang sa kanilang bahay. Habang ang Provincial Engineer's Office ng Kapitolyo ay may malaking kakulangan ng sasakyan para sa araw-araw na mobilisasyon sa mga proyekto at pag-inspeksyon sa mga project ng buong probinsya. Upang ito ay dagliang matugunan bilang inyong Kuya Gob ng probinsya, ako ay naglabas ng isang kautusan na pansamantalang ilipat ang isang sasakyan ni BM Amit sa Provincial Engineer's Office upang masolusyonan ang problema. Sa totoo lang, ito ay walang bahid na politika. Taliwas sa kanilang akusasyon, bagkus parte lang ng ehekutibong pamamahala bilang gobernador. Parang ama din sa tahanan. Tanong ko lang, isa bang kasalanan ang pagtugon sa hinaing ng mga empleyado ng probinsya kung ito ay nakakabuti upang magampanan nila nang maayos ang kanilang tungkulin sa probinsya? Sa totoo lang, hindi naman ito nakakaapekto kay BM Amit sa kanyang serbisyo bilang opisyal ng sanggunian panlalawigan. Meron bang sapat na rason si BM Amit sa pagsampa ng kaso laban sa akin? Yan ang tanong ko po. Kayo ang humusga taga Davao del Norte at ang buong Pilipinas na nakikinig ngayon sa peace rally na to. Alin ba ang tama? Si BM Amit na 2 ang naka-assign na sasakyan at yung isa na iniwan lang sa bahay o ang pansamantalang paglipat ng isa niyang sasakyan sa mas nangangailangan? Tapos, aakusahan ka ng abuse of authority o di kaya oppression? Saan ang abuse of authority o oppression dito? Yan ang tanong. Balik tayo doon sa kaso. Ito ay sinampa ni BM Amit noong November 24, 2022 pa. Pero bago pa man masimulan ang investigasyon para dito, ang sasakyan na inireklamo ni BM Amit sa inyong Kuya Gob ay kusa nang ibinalik at tinanggap ni BM Amit sa noong December 12, 2022. Matapos ang 17 days na paglipat sa Provincial Engineer's Office. Ibig sabihin, 17 days lang natin hiniram ang sasakyan ni BM Amit.
Sa palagay ko, dahil dito, walang rason para ang inyong Kuya Gob ay sampahan ng reklamo na abuse of authority. Para sa kaso ay ipagpatuloy. Kaya nga lumipas kulang-kulang 2 taon na walang balita sa naturang kaso. Malinaw na malinaw ang dahilan nito ay dahil sa ang pinaka-isyo ng kaso ay tapos ng masitel. Noong ibinalik ko sa kanya yung sasakyan, tinanggap niya, nagkikita na kami sa mga ilang program, almost 2 years, 2 years po na nagkikita, nagsasama kami. Kaya sabihin natin, sitel na po ito lahat. Amicable settlement na noong pagtanggap niya sa kaso. Ibig sabihin, ang isyo ay wala nang o natapos na dahil may settlement na. Ay hindi labag sa batas. Ang settlement ay hindi labag sa batas. In fact, ito ay strongly encouraged under Administrative Order Number 23, Series of 1992, Rule 5, Section 5, Second Paragraph thereof provides that the investigating authority shall encourage the parties and their counsels to enter at any stage of the proceedings into amicable settlement, compromise, and arbitration. Kaya nga, sa isip ko, wala na talaga ang kaso na yun. Sa totoo lang, hindi na nga namin pinag-usapan ni BM Amit ang tungkol dyan. Every time na magkita kami sa mga events sa probinsya, sa kadahilanan na wala na ang isyo kasi naibalik na sa kanya ang sasakyan. Subalit, noong April 11, 2024, ako ay nagulat na biglang dumating ang regional director ng DILG 11 kasama ang 300 na mga police officers para iserve ang preventive suspension order sa akin na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin galing mismo sa Office of the President. Mga kababayan ko po, mga taga Davao del Norte, ang tanong ko po, ako ba'y isang public enemy number one? Ako ba'y terorista? Ako ba'y isang most wanted person na dalahan nila ng 300 police officers? Mga mahal kong kababayan sa Davao del Norte, sa buong Pilipinas, makatarungan ba ang ginawa nila? Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon na makapagsalita o kausapin man lang para mapakinggan ang aking side para magkaroon ng patas na desisyon ang Office of the President and DILG. Ano sa tingin nyo ang ginawa nila sa akin? Diba sobrang abuse of authority po ito? Hindi ba power tripping o political harassment? Kung akin pong maalala itong mga panggigipit sa akin ng administrasyon ay nag-umpisa ito nung ako'y magreklamo sa Kongreso at Senado tungkol sa di magandang serbisyo at napakamahal na singil ng Nordico, itong Electric Cooperative
dito sa Davao del Norte na nag-serve sa Island Garden City of Samal and the First District of Davao del Norte. At yan ay patuloy nating ipinaglaban, lalong-lalo na para sa siyudad ng Samal at First District ng Davao del Norte. Hanggang ngayon, nabito na po ito, pero inulit pa rin natin. Nabito ito ng ating Pangulo, pero inulit natin ngayon. At hanggang ngayon, hindi pa rin lumabas ang desisyon sa Kongreso. Pangalawa, AX scam na tinaguriang ayuda scam na dininig sa Senado sa office ni Senator Bato de la Rosa. Kagaya yung 5,000 pesos na ayuda ng mga tao. Nung pagkatanggap sa 5,000 pesos, akala nila buo ito na madala sa kanilang bahay, ay hindi pala. Fake news. Bakit? Mula pagtanggap, may nakaharang na naman para kunin o kuhaon, hold upon ang 4,000 pesos. Kaya 1,000 pesos na lang ang natira para madala sa kanilang bahay. Yung educational assistance na 10,000 pesos para sa mga mahirap na mga estudyante, 10,000 pesos po. Pagkatanggap ng 10,000, dalahin na naman sa isang silid, doon kunin ang 9,000 pesos. Kaya 1,000 pesos na lang din ang natira para sa mga benepisyari. Yan po ay kitang-kita na pagnanakaw sa pera galing sa ayuda ng DSWD through AX program. At mga kababayan ko sa Davao del Norte, public knowledge po ito kasi dito lahat ang naging biktima. Dito ang mga biktima. Sigaw kayo mga biktima! Sigaw! Ngayon, ang gumawa nito, mga tao, mga tauhan ni Vice Governor Uyuy, mga tauhan ni Mayor Bahagi ng Carmen, mga tauhan ni Mayor Disica ng Santo Tomas, at Congressman Alan Duhali ng Distrito Bus. Ganon din ang nangyari sa kasala ng bayan na ginawa sa Tagum City na kung saan ang 10,000 pesos na assistance galing sa DSWD ay kinunan din ng 7,000 pesos ang natira na lang sa mga couple na beneficiary ay 3,000 pesos. Ito ay nangyari sa Tagum City. Nandoon pa mismo si Mayor Rioy at ang kanyang asawa na si Alma Oy at ang kanyang anak na si Shara Oy. Nandoon din si Vice Governor Oyo Oy. Pangatlo, ako po, pangatlong dahilan na naisip ko, ako po ay tumayo parang labanan ang People's Initiative campaign na ginanap dito sa Davao del Norte in the guise of ayuda. Pangapat na dahilan na naisip ko, ako po ay naimbitahan ni SAP o Special Assistant to the President Antonio Lagdamillo Jr. sa isang meeting sa Micos Bro dito sa Tagum, restaurant dito sa Tagum, dito sa Tagum, pero hindi ako sumipot. Wala ko miadto. Dahil
may importante akong schedule. Kaya hindi ako pumunta. Ngayon, ang panglima, sa totoo lang, hindi ako pumunta doon dahil parang may naisip ako na medyo alanganin talaga ako. Kaya hindi ako pumunta sa Micos. Panglima na dahilan, nung ako po ay nagbigay ng permit para sa running ito! Itong running hakbang ng Maisog, Defend the Flag Peace Rally na itong ginanap ngayon na nandito tayo. Ito, dahil dito na nagbigay akong permit, pumayag ako na gawin ang rally sa gabing ito. Ito ang dahilan na naisip ko na binigyan nila ako, pinababaan nila ako ng preventive suspension order na ginawa pang silent na kung saan inutusan ang DILG kasama ang 300 police officers. Mga kababayan po, ito po ay maserve sa akin. Mga kababayan ko, kayo na po ang musga kung sino po ang nasa tama, kung sino po ang nag-abuso ng kapangyarihan, at kung sino po ang nang-api. Alam ng Diyos, alam niyo po ang aking mga mabuting layunin para sa ikaunlad ng mamamayan ng Davao del Norte. Ako po ay nananalig sa ating poong may lika na di magtatagal ay malalaman natin ang katotohanan at mananaig ang katarungan. Hindi tayo susuko, tatayo po po tayo, lalaban po tayo, sapagkat ang laban na ito ay hindi sa akin lang, ito po ay laban nating lahat. Kaya po ako po ay nagpapasalamat sa ating former president, sa ating vice presidente Inday Sara Duterte, sa lahat na sumuporta sa akin. Lahat-lahat sa mga tao, sa inyong lahat, maraming salamat po. So, maraming salamat. God bless sa pagka us all. There you have it, ladies and gentlemen, the message. Grabe, no? Grabe po itong ginawa nila kay Gob. Maraming salamat sa pagbubulgar, Gob. Mga kapatid, no? Saan na ba tayo? Habang nag-uwian po sila. Ayun nga po, maraming salamat kay Placido Piloso po. Hindi ko alam kung pwedeng sabihin to. Mga sinabi niya kay Willie Rebillame. Ganito na lang po, no? Kaya hindi na po natin nakikita si Willie Rebillame. Kasi po, sabi nga ng mga, ayon sa mga organizer, medyo pinagpahinga na nila si Willie Rebillame. Kasi imbis po na makatulong, nagiging pabigat pa. Kasi ano naman to eh. Wala naman pong pondo tong doon ko na lang po, no? Medyo bibitinin ko lang. Kasi syempre medyo sensitive po yung info na binigay ni Placido. Basta ganun na lang. Diba? Buong akala natin malaki tulong niya doon sa Maisog kasi big time siya, tapos nagpapalaro. Ang daming dancer. Yung pala, mas nakakabigat pa sila. Nakita niyo naman yung flow, di ba? Marami rin naman nakakapunan niya na
wala sila sa ano, kumbaga, ang layo nila sa format. Kita niyo po to, tuloy-tuloy po yung ano, tuloy-tuloy po yung mga speeches, no? Tapos kung nariyan po si Willie, maya-maya kikending-kending na, pinakamahaba po eh. Yung portion ni Willie na parang anong tawag doon? Yung TV show na malayo po sa mga ginagawa sa People's Rally. Yun na lang muna siguro. Tukoy mismo masabi. Maraming sinabi si Placido, voice message siya sa akin. Yung isa sa mga organizer nitong mga maisog. Ngayon nalaman ko na kung bakit si Willie Rebellame hindi na muna kasama. Ayun. So yan po, no? 'Di ba mas maganda yung flow kung wala yung mga akending-kending, kasi parang isa pa siya sa mga ano, sa mga nagiging puna, no? Na biglang papasok yung mga kending-kending. Maraming salamat po sa mga taga-maisog sa kilusang pagbabago, sa mga organizer at sa lahat po ng mga speakers. Mukhang yung mga lagi po nag-speech, mga siguro kasama ba sila sa lineup ng senatoriables, malalaman po natin yan. Medyo alam niyo, hindi po ako sanay na makinig lang, no? Parang napagod din kasi hindi tayo mas tasking sa akin yung makinig at hindi ka na mas hindi ako napapagod kung kung nagsasalta. Oy, tapusin na natin at iba na yung lalabas ng SMNI. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, isyong panlipunan, Badong Aratlis po. Maraming salamat. Ilalabas po natin yung mga serye ng kanilang mga speech doon po sa ating Pindot na TV. Thank you very much po sa inyong lahat.